Lumayo si Janet kay Samuel dahil labas sa saktansa nito na magpakasalito sa ibang babae pagkatapos ay give up niya ang kanyang career para dito. Ngunit sinundan pa rin siya nito. He wanted to win her back. Ngunit ayaw na niya. Sa kakatakbo ni Janet pala yung return na punta siya sa patutupo ng bisig ni George Montefalcon. Ang Filipino-Italian-American businessman handa magkanlong sa kanya at magbigay ng proteksyon. Wala siyang kamalay-malay na natakbuhan niya ay kaaway ni Samuel. Sa paghanap ito kay Samuel ay si Janet ang natagpuan nito. Ngunit bago pa man malaman ni Janet ang tunay na motibo nito, nahuloy na siya sa bitag ng pag-ibig nito. Kanina pa napapansin ni Janet ang isang puting pajero na nakabuntot sa kanya. Kinabahan siya. Hindi kaya may kaugnayan na naman kay Samuel ang sasakyan yon? Noong isang linggo lang ay nabuti niya si Samuel na naghihintay sa harap ng kanilang campus. Matagal na niyang iniiwasan ito ngunit ayaw pa rin siyang tigilan ito. Mabuti na lamang ang tuling araw na ng kanilang klase at kinukumpleto na lamang niya ang kanyang graduation requirements. Magtatapos na siya sa kursong Landscape Architecture. 4 years ago, nakatapos siya ng interior design. Hindi niya naiwasan nun si Samuel kaya napilitan siyang harapin ito. I told you hindi mo ako pwedeng iwasan habang buhay, Janet. I want you back in my life. Sabi nito. Alam kong mahal mo pa rin ako kaya huwag ka na makipag-hide and seek sa akin. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. For heaven's sake, Samuel, tigilan mo na ako. Ayoko na magkaroon pa na kaugnayan sa buhay mo. Hindi ko kaya, Janet. I still love you and I want you. Alam mo ikaw lang minahal ko ng ganito. Kaya pala nagpakasal ka sa ibang babae. Damn you. Alam mong dahilan kung bakit nangyari yon. Inipit lang ako ng papa ni Yvette dahil buntis na siya. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Magpa-file kagad ako ng annulment para mabalikan kita. Lalayo tayo. Magpapakasal at mamumuhay na malayo kay Yvette. Malayo sa lahat. Doon natin bubuhay na isang malaki at masayang pamilya. Ilang ulit na bang sinabi ni Samuel namang iyon mula na magpakasal ito kay Yvette 8 months ago. Ngunit wala nang dating yun sa kanya. Nasira ka na sa pangako mo sa akin and I don't want to believe you anymore. So please leave me alone. Huwag mo na ako isama sa mga plano mo dahil kinalimutan na kita. No, Janet, please. Alam ko hindi mo ako basta makakalimutan. Kasama ka sa mga plano at pangarap ko because you are my life. I cannot imagine my future without you. Tell that to the Marines. Galit na sabi ni Janet dito. Pagkatapos ng ginawa nito sa kanya, isinara na niya ang pinto ng kanyang puso para dito. Ngunit ayaw pa rin siyang tigilan nito. Sinundan-sundan pa rin siya nito. Minahal niya ito. Naniwala siyang aalagaan at mamahalin siya nito habang buhay dahil yun din ang plano niyang gawin. Bumuo sila ng mga pangarap sa isang araw, maging Mrs. Samuel Sarmiento ito at magkakaroon sila ng malaki at masayang pamilya. Pero sa isang iglap, lahat naglaho na sa mismong harap niya, ipangalandakan ibang babae na buntis ito at si Samuel ang ama. Para siyang binagsakan ng langit, lalo pa lang hindi yun i-deny ni Samuel. Sa pagkakaalam niya at tapat ito sa kanya, alam niyang kailangan ito ng mga business dates sa mga female associates at mga prospective business partners ito. Hindi rinigid sa kanya ang mga babae nagpapakita ng interes at tumahabol dito dahil bukod sa isang magaling na businessman, gwapo at gorgeous din ang boyfriend niya. Hindi rin inililihim nito sa kanya na madalas na kasama nito si Yvette Ilusorio, dalanak ito ng business associate itong si Jovito Ilusorio, isang airline magnate. Ngunit itikalulat niya ang pinasabag ni Yvette na katotohan ng buntis ito at si Samuel ang ama. Hindi niya pinaniwalaan sa Samuel kahit anong paliwanag pang ginawa nito. Kahit pa ulit-ulit pang sabihin nito sa kanya na one night stand lang ang namagitan dito at kay Yvette, na hindi nito mahal si Yvette at ang babae lamang nagpapakita ng motibo rito. Sa sobrang sakit na naramdaman ni Janet, namanhid na ang damdamin niya at nabingin na siya sa namang paliwanag nito. Mula noon hindi niya ito kinausap hanggang sa mabalitaan niya ang kinasal na ito kay Yvette. Akala niya nagsawa nito sa kakasanad sa kanya upang makausap lamang siya. Pero hindi pa rin pala. Katulad noong isang linggo, mukhang sinusundan na naman siya nito ngayon. Malakas ang kutob niyang si Samuel na naman ang sakay ng Pajero na bumubuntot sa kanya. Paiba-iba ito na sasakyan niya na gamit upang hindi niya ito makilala at maiwasan. Why can't you just leave me alone, Samuel? Ayoko na, sabi ni Janet sa isip habang patuloy siya sa pagdadrive. Pinilisan niya ang pagpapatakbo. Nagarap siya na malilikuan upang mailigaw ang Pajero na sa tingin niya, sumusunod sa kanya. Na makakita siya na malilikuan, kumanan siya kagad. Pumasok siya sa mga eskalitang maaaring niyang pasukan. Kumaliwa at kumanan siya. Na makakita siya ng isang police on the block station. Sandali siyang pumarada malapit doon. Pakiramdam niya ay mas ligtas siya roon. Ano man ang mangyari, makakahingi siya ng saklolo sa police. Nang matiyak na nailigaw na niya ang sumusunod sa kanya, saka siya muling nag-drive palabas ng Quezon Avenue. Tumuloy siya sa EDSA at tumawid patungo sa Filcoa. Pagkatapos siyang saktan ni Samuel, dumping her to marry a tycoon's heiress. May mukha pa itong sundan siya? Bukod doon marami na siya naririnig that he was a world-class pig.
na magagawa ang taliguran nito ang lahat para matupad ang pangarap nitong lalong yumaman at tumangat ang estado sa lipunan, lalo na sa business world. Hindi niya nakita ang tunay na huli nito noon dahil binulag siya ng pagmamahal niya para dito. Hindi na niya hayaang masaktan pa ulit siya nito, never again, and she was better off without him. Hindi niya dapat malamang dito ako nakatira sa inyo, sabi ni Janet sa best friend niyang si Aya na kausap niya sa cellphone. Nasa bahay siya at ito ay nasa opisina niya. Mag-aanim na siya nakikita sa bahay nito sa Fairview. Napilitan siyang umalis sa dating bahay niya para makaiwas kay Samuel. Tanging katulong kasama ni Aya sa malaking bahay. Nasa London naman ito na kinuha ng panganay na kapatid na nagtatrabaho roon. Ang isa pang kapatid nito ay nagtatrabaho sa Italy at ang isa pa ay kaaalis lamang para magtrabaho sa isang international cruiser liner. Naghihintay na lamang si Aya ng pagkakataon makasunod sa London. Aya was her long-time best friend. Wala na mamatay ang lola niya nagpalaki sa kanya, nag-iisa na siya sa Maynila. Nasa Cebu nakatatanda ng kapatid niya na nakapag-asawa ng isang Cebuano businessman. At dahil parehong malayo sa kanya-kanyang pamilya, sila ni Aya nagturingang magkapamilya. Ang mama niya ay isang nurse sa Middle East, bihira nang umuwi sa Pilipinas dahil doon na nito nagpuan ang bagong kahulugan ng buhay. Wala na masyadong damdaman nito ang pagkamatay ng daddy niya 11 years ago. Kasama nito roon ang nakababatang kapatid niya na isang nurse din ito na nakabuo ng pamilya. Sila nakatatanda ng kapatid niya ang pinagbabaka siya ng mama nila roon kapag gusto nito magkasama-sama sila. Kahit magkakalilo sila mag-iina, nananatili silang close na sa tunong ng internet at cellphone. Bakit ba ayaw parang tigilin ang Samuel iyon? Ani Aya mula sa kabilang linya. She was working in an insurance company. I don't know. For a while, pinatahimik na niya ako pero eto na naman siya. Parang stalker, sunod ng sunod sa akin. At alam ko nasan ako. For sure, hindi siya masaya kay Yvette Ilusorio at nagsisisi na siya sa pagpapakasal sa socialite na yun na walang ibang alam gawin sa buhay kundi magliwalaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. I doubt kung naipagtimpla man lang niya ng kape ng purihilang iyon sa almost 2 years na pagsasama nila. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Galit na sabi ni Janet habang nagtitimpla siya ng juice sa kusina at nakaipit sa kanyang tenga at balikat ang cellphone. Kapag hindi niya ako tinigilan, magre-report na ako sa mga polis. Dapat lang, pag-ayon pa nito. Dahil mukhang hindi ka titigilan ng lalaking yon. Hindi mo alam kung anong iniisip niyang gawin. Hindi ba't sabi mo nga na last time magkausap kayo, may mga kasama siyang lalaki? Para kung may kasama siyang may binabalak sa'yo. Mabuti na yung nag-iingat. Medyo worried na nga ako eh. Pag-amin ni Janet, ano kaya kung mag-hire ka na ng bodyguard? So, hesto nito. Bodyguard? Gagastos pa ako. For your own safety, ano na ba yung gumastos ka at saka para lang tigilan ka ni Samuel? Kapag nakita ka niya may kasamang bodyguard, medyo mangingilag na yon. Sige na nga, mag-hire na ako ng bodyguard kahit for 1 month lang. Kumisnap ang light brown eyes ni George Montefalcon sa ramdamang interes. Sigurado ka ba sa mga information na to? Tanong niya kay Tony, ang kaibigan ng private detective na kausap niya sa cellphone. Umahon mo na siya mula sa jacuzzi. Positive, sagot nito. Kaibigan ko may anong security agency pinanggalingan na na-hire na bodyguard ni Janet Miranda, yung modelo na ex ni Samuel Sarmiento. And you know what? Kaya nag-hire ng bodyguard si Janet ay dahil ayaw pa rin daw itong tigilan ni Samuel. Mahigit 2 taon na silang break pero ayaw pa rin palang bitawan ni Samuel ang dating model. That doesn't make any sense, Tony, he retorted. It does, George. Can't you see? Importante si Janet sa mental mong kaaway. Napangiti siya ng bahagya at napaisip. For sure, pakikinabahan mo si Janet Miranda in some way. Napatangot-tangot siya habang pinupunasan ng tuwalya ang katawan niya. Naupo siya sa gilid ng jacuzzi. At ayaw pa kamong bitawan ni Samuel sa Janet kahit kasal na siya kay Yvette Ilusorio? Ulit niya. Oo, at pinasusubaybayan pa niya. According to my informant, Samuel still wants her. Mahal na mahal daw nito si Janet. Mahal na mahal? Baka naman obsessed lang siya dito. No, si Janet naman talagang mahal ni Samuel at hindi ako pinakasalan si Yvette Ilusorio. Patuloy ni Tony. Really? Oo, and this early I knew she would fit into your plans. You have a point there, Tony. Pagsang-ayon niya. I am sure you would ask me to do some further background investigation about this Janet Miranda para makita mo kung paano siya pakikinabangan sa matagal mo ng plano. Okay, do it for me, Tony. Pagkatapos na mag-usap ni Tony, napangiti siya. Mukhang yun ang pagkakataong hinihintay niya. Papalapit na. Samuel is going to pay, Ate Stalina. Ngunit kasabay niyo, nalungkot din siya na makita sa isip niya ang kalagayan ngayon ng kapatid niya. It had been 9 years at walang significant improvement sa kalagayan nito. Kalagayang kagagawa ni Samuel Sarmiento. Bingo, George. Janet Miranda is the one we're looking for. Masayang pagbabalita ni Tony sa kanya nang bigla na lamang itong sumulpot sa opisina niya ng umagang iyon.
Ay pinihit na George ang kanyang swivel chair para sa kaibigan. And what did you find out? Iba raw si Samuel kapag si Janet ang pinag-uusapan. In fact, si Janet raw talagang gusto nitong pakasalan pero ayaw pa ni Janet. Nagkakilala sila 4 years ago sa isang fashion show sa Milan. Nang malaman ni Samuel na Filipina sa Janet, hindi ito tumigil hanggat hindi nakakasabay sa pagbabalik sa Pilipinas sa magandang modelo. Halos bantayan ng araw ni Samuel si Janet. Ito lang daw ang babaeng seryoso ni Samuel. Paano man nalaman yan? Curious sa tanong niya. Nakausap ko ng isang gabi ang isa sa mga bodyguard ni Samuel. Ipinaimbita ko siya sa isang party ng common friend namin. He talked more than he should after a couple of glasses of whiskey. Napangiti siya. Matinig ka talaga, Tony. Okay, give me the scoop. Don't leave any card unturned. Tony tossed the file on his desk and waited for him to open it. Partikular na pinakita nito sa kanya isang news story at picture kung saan magkasama sa Samuel Sarmiento at ang dating sikat na modelong si Janet Miranda. Naging sila ni Janet for 2 years hanggang sa makapag-break si Janet na i-claim ni Yvette Ilusorio, sole heiress ng airline magnate na si Jovito Olisario. Nabuntis siya at si Samuel ang ama. Pakaramdam na ni Janet ipinagpalit siya ni Samuel dahil mayaman si Yvette Ilusorio. Which was true? Paniniguro niya. Yes, kilala naman natin si Samuel Sarmiento na pagkakaroon ng relasyon sa mga babaeng may mahihita siya. Saan ba nanggagaling ang millions niya? Ang mga businesses niya? Ang mamahalin niyang mga sasakyan? Hindi ba't nakuha niya mga yun dahil ginamit niya ang gandang lalaki niya, ang karisma at ang utak niya? He is a very shrewd businessman. Napakagitlabi si George sa mga sinabi ni Tony. Daig pa niyang sinikmuraan ng malala ang panganay na kapatid na parang buhay na patay sa ngayon dahil na rin kay Samuel Sarmiento. Estelina was one of Samuel's victims kaya naroon ng lalaking yon sa magandang kinatatayo nito ngayon. Yun ang dahilan kung bakit niya tinuturing na mortal na kaaway. But he is married. Bakit di niya pa i-give up si Janet? Wala raw plano si Samuel na i-give up si Janet kahit umiiwas na ito. Gigil na gigil na raw itong balikan si Janet. Alam mo bang kaya pinaibig at pinakasal ni Samuel si Yvette ay dahil nabalitaan itong may taning ng buhay ni Jovito dahil sa nasa advanced stage na may colon cancer ito? At umaasa si Samuel na magkakaroon ng kontrol sa mga kumpanya na mga Ilusorio kapag namatay ang matanda dahil bukod sa nag-iisang tagapagmana si Yvette, wala itong business acumen. At ang balak niya kapag nasa kontrol na niyang kumpanya ng mga Ilusorio, ipapaanal na niyang kasalanan ni Yvette at saka babalikan at pakakasalan sa Janet. Pero buhay na buhay pa si Jovito Ilusorio, hindi ba? Isang milagro nga kung bakit talampas ni Jovito ang tanning at mukhang nakaka-recover pa dahil sa healthy lifestyle and diet ito. Poor Samuel. Kahit gigil na gigil siya mabalikan sa Janet, hindi niya magawa dahil hindi niya basta may papaanalang kasalanan ni Yvette. Tiyak na ipo-pull out ni Jovito ang investment sa mga negosyo niya kapag iniwalayan niya ang anak nito. Pagkukwento pa ni Tony. Maswerte pa rin siya at nailove sa kanyang anak ni Ilusorio. That bastard is the master of seduction. Magaling siya magpaamo ng babaeng alam niyang mapapakinabangan niya sa pag-angat. Tiimbagang nasabi nito. Umahon siya mula sa swivel chair at tumingin sa labas ng opisina ng Gioson Land Development Corporation. Si Janet ang pinaka-importanting tao ngayon sa buhay ng mortal na kaaway, George. Sabi ni Tony mula sa likuran niya. Tulad ng pinakamalakit pinamapanib na monster, may kahinaan din si Samuel and no doubt, wala siyang ibang babaeng minahal ng ganoon kundi si Janet lang. Dahil si Janet lang nakarelasyon niyang wala siyang nakuhang profit. With Janet, siya pa nga nagbibigay at bukang hindi siya papayag na maagaw ito ng iba. In fact, ipaliligpit daw niya ang lalaking aagaw kay Janet. Ganoon kay importante sa kanya si Janet. Yes, at kapag si Janet na raw ang sangkot, nasisira ng diskarte ni Samuel. God, kailangan nga natin si Janet, Tony. I told you, George, sabi pa ng source ko, hindi naman na raw masaya ang pagkasama ni Samuel at Yvette. Demanding si Yvette at masyadong silosa, kaya nga pilit na tinatago ni Samuel sa asawang patukos sa patuloy na pagsunod niya kay Janet. Dahil kapag nalaman ni Yvette na si Janet pa rin ang mahal ni Samuel, posibleng bawiin ito mga investments nila mag-ama sa mga kumpanya ni Samuel. Naiipit palang walang hiyang yon, sabi niya. Naiipit sa pagitan ng takot na posibleng i-pull out na mag-amang Ilusorio ang mga investments nila sa kumpanya niya at sa pagmamahal niya kay Janet. Humahanap nga lang daw ng pagkakataon sa Samuel na makalakas kay Yvette na hindi na mag-suffer ang kumpanya nito at balak doon itong itaka sa Janet at dalhin sa malayong lugar. Kaya nga kahit umiiwas na si Janet, gusto ni Samuel bantayan to at siguruhin walang lalaking makakaagaw rito. Paano kung si Janet mismo may ayaw sa kanya? He is confident na makukuha ulit niya ang kalooban ni Janet. Mahal na mahal nga niya ito kung ganoon. Sabi niya na muling bumalik sa swivel chair niya. Muli siyang napangiti. At ngayon nalaman ko sa Janet ang pinaka-importanting tao at ang weakness sa Samuel. Sa palagay ko malaki magagawa nito para sa plano kong pabagsakin sa Samuel at mabawi ang kumpanya namin mula sa kanya.
Ang kailangan lang trabahuin ay kung paano ako magkaka-access sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Luck is smiling at us because from the information I've gathered, gagagraduate lang niya sa kursong Landscape Architecture and 4 years ago she had finished interior design. You can invite her to work for your company. Tumangot-tango siya. Oo nga, bakit nga ba hindi? Iimbitan ko si Janet na magtrabaho sa kumpanya ko. Paamuin ko ang babaeng sentro ng buhay ni Samuel ngayon. Ang babaeng talagang gusto niya makasama habang buhay at isa-isa nang mawawala sa kanyang lahat. George sat at his desk after Tony left, perusing the file of Janet Miranda. Tony had included still shots from several of her fashion shows. Nagpakita sila ng isang babaeng may napakagandang mukha, nababalot ng kawalang kasalanan. Ngunit takas at ang damit tutukso sa isang santo para magkasala. Sa kanyang matangkad, model slim na katawan, na gayon pa may mga kurba sa lahat ng sunog ng katawan, sila ay higit pa sa isang tukso. They were provocation. Si John tagtatagli ng unique big brown eyes na bumagay sa oval-shaped face nito. She had intrigued him. Kahit alam pa niya minsan ito naging bahagi ng buhay ng kanyang kaaway. Nakadama siya ng simpatya para sa modelo. Para nakikita niya sa mga mata nito ang lungkot na nakita niya noon sa kapatid na si Strina nang i-dumped nito ni Samuel. Ang kaibahan nga lang ayon na rin kay Tony ay totoong minahal ni Samuel sa Janet. Hindi katulad ng pinakamamahal niyang kapatid na ginamit ng ni Samuel sa misyon nito tungo sa pagpapayaman at pagpapataas ng antas ito sa lipunan. Nagagamit niya mga karagdagang impormasyon na iyon na binigay ni Tony sa kanya sa mga pinaplano niya. Matagal pa niyang dapat binigyan ng leksyon si Samuel sa ginawa nito kay Ate Stelina. Ang lalaking sumisira sa kanyang pinakamamahal na kapatid na babae at nagnakaw sa kanilang kumpanya ay nararapat na babae na malaki at titiyakin niya na mangyayari ito. At para magawa niya kanyang mga plano, kailangan niya na maingat na pagpaplano. And with Janet, things would be a lot easier for his plans. Guess what, Aya? Excited si Janet ang tawagan niyang kaibigan sa opisina nito. What? Tanong nito na mukhang kumakain. Coffee break daw kasi nito. I got a business letter from Gyosun Group of Companies this morning. Ini-invite nila ako magtrabaho sa Gyosun Land Development Corporation. Really? Wow, big time company yan ha. Alam mo ba dyan nagtatrabaho si Richie? Ang tinutukoy nito ay ang baklang kaibigan nito. Oos. Oo, malapit lang dito sa opisina namin ng Gyosun Towers. Alam mo bang batang-bata pang may-ari niyan? And gorgeous hunk according to Richie. Talaga? Na-surprise nga ako sa invitation nila sa akin eh. Prestigious company yata ang Gyosun Group of Companies. Hindi ko alam kung paano nila ako na-trace. Sus, imposible ba yon? Pangkaraniwan na lang naman sa mga malalaking kumpanya ngayon na maghanap mula sa mga newly graduates na sa tingin nila magiging asset sa company nila. Kaya lang, paano yan? Eh di ba mas gusto mong magtayo ng sariling opisina kaysa mamasukan sa isang company? Well, depende na yun ngayon. Kapag magandang offer ng kumpanya at bibigyan nila ako ng freedom, nagawin ko mga designs ko na walang restrictions. Hindi nila ako masyadong pakialaman. Pwede ko sigurong subukan magtrabaho muna sa isang kumpanya bago ko ituro yung plano ko magtayo ng sarili kong opisina. Kung ang opinion ko ang tatalungin mo, ganun din ang sasabihin ko. Tanggapin mong offer nilang magtrabaho sa company nila. Oo nga, I have an interview tomorrow. Pagkatapos nila mag-usap ni Aya, tumawag agad sa Janet sa telephone number na sa gawing ibaba na invitation at kinumpirma niya ang pagpunta niya roon bukas. Hindi maiwasan ni Janet na humanga sa magandang architectural design ng Gyosun Towers. Isang bagong gusali iyon sa Ortigas Avenue. Ngayon pa lang may kumislap ng ideya sa isip niya kung ano landscape design na maganda sarap na matayang ng gusali. Maganda rin nagyan ng indoor garden at artificial falls ang lobby. Ayon kay Aya ang gusaling yun pag-aari ng 33 years old millionaire na si George Montefalcon, isang Filipino-American-Italian na nakagawa ng sariling pangalan sa larangan ng real estate. Ayon pa sa kaibigan niya naging malaking figure si George sa business world na magsimula itong bumili ng maliliit na kumpanya at palakihin at paunlarin na mga yun. Marami na raw kumpanyang nasa ilalim ng Gyosun Group of Companies. Pero hindi lahat na milyonaryo ay kasimbat at kasingwapo ni George Montefalcon, making him one of the most eligible bachelors of town. Maraming kwento si Richie tungkol sa big boss ng Gyosun Land Development Corporation. His being successful, his being a business genius, his being nice and even the women running after him. Pero wala siyang pakialam sa mga impormasyong iyon. Pagkatapos siyang lokohin ng lalaking unang seryoso na kanilasyon niya, nawala na siya ng interes sa kahit gaano pa ka-attractive na lalaki. Nag-elevator siya. Nasa third floor ang opisina ni Richie na tinawagan niya upang mag-guide sa kanya sa opisina at paghatid sa private office ni George Montefalcon. Bakit kasi si Mr. Montefalcon ang personal na mag-i-interview sa akin? Bulog niya sa sarili habang naghihintay ng pagbukas ng elevator upang makasakay siya. Wala ba siyang ibang trusted staff na pwedeng gumawa niyon? Nang hindi sinasadyang mapalingon siya sa gawin ng lobby,
Umagaw sa kanyang pansin isang matangkad na lalaki na naka-dark suit. He was gorgeous. Bilang modelo, alam niyang tindig na papa sa bilang modelo. And the man had it. Ang katawan, ang taas at ang tindig. Ito ba si George Montefalcon? Tama. Kaya pala pamilya sa kanya itsura nito. Nakita na niya ito sa mga business pages ng ilang broadsheets. Dahil sa pagkakatitig dito, hindi niya kagad na malayang bumukas ng elevator sa harapan niya. Pumasok na siya roon kasabay ng ilan pa. Ngunit hanggang sa pagsara ng mga pinto na yung nakatutok ang tingin niya kay George Montefalcon, bigla nakaramdam ng tensyon si Janet na huminto sila ni Richie sa tapat ng opisina ni George Montefalcon, President and CEO of Yosun Group of Companies. Para siyang haharap kay President George Bush o magdadeliver ng State of the Nation address sa tindi na nervous na nararamdaman niya. To think na sanay siyang rumampas sa catwalk. Why am I this nervous? Kahit pa siyang pinakagwapong presidente ng kumpanya sa buong mundo, dapat relax lang ako. Ay nahatid sila ng sekretary nito sa bungad ng pinto ng private office ito. Nakarap sa pinto ang executive desk ito, kaya agad silang nakita nito. At kahit nakaupo, obvious ang tika sa towering height nito. Palihim siyang lumunok habang mabati si Richie sa boss nito. Good morning, sir. Pagbibigay galang ni Richie, tumayo ito kaagad. Good morning. Nakangiting ganting bati nito. George Montefalcon looked like royalty. Handsome was an understatement. Gorgeous was not enough. He was awesome. Bewitching. Halos manigas si Janet sa kinatatayan ng pagmasdan siya nito. Bigla siya may naalala na halos katulad ng sitwasyon na yon. Noong una makarap niya si Samuel, halos ganun din ang sitwasyon. She was so naively idiot at nagpatianod siya sa bugso ng kanyang damdamin. Hindi tuloy niya nakitang daig pa niyang dumila sa apoy nang mahalin niya ito. He was not what he pictured him to be. Nangihinayang siya sa pag-ibig na inukol niya rito. Janet, meet the President and CEO of Gyosun Land Development Corporation, Mr. George Montefalcon. Sir, this is Janet Miranda. Pagpapakilala ni Richie sa kanila. Nagkakilala pala kayo? Tanong ni George kay Richie. We have a common friend kaya nagkakilala kami, sir. Sagot ito. Oh, I see. Well, kahit di mo na siya ipakilala sa akin, Richie. Sabi ni George. I have seen you many times on the cover of magazines, Miss Miranda. Sayang, hindi ako nakapanood kahit minsan ng mga fashion shows mo. And it's my honor to meet the well-known model in person. Pakiramdam ni Janet, isa siyang napakalakit, napakimportanteng celebrity sa sinabi nitong iyon. Parang ayaw niyang umiti dahil hindi siya nakaramdam ng flattery sa sinabi nito. Tinalikuran na niyang mapanlin lang na mundo ng modeling 2 years ago. Mas gusto niya na ng payak na buhay, malayo sa mata ng mga lalaki mapanlin lang. I am pleased to meet you, sir. Sabi niyang pililit ngumiti habang nakikipag-shake hands kay George. Ano bang meron sa lalaking to at parang hindi normal ang lahat sa kanya na mga sandaling iyon? Parang tinambol ang dibdib niya. Nanlalamig ang mga palad niya samantalang ginigitian siya ng pawis sa noo at ilong niya. Gusto niyang ma-relax ang mga kaalamnan, ngunit hindi niya magawa. Please sit down, Janet. Sabi nito lang iturong isang silya sa harap ng desk nito. I'll go back to my work, sir. Pagpapaalam ni Richie. Yes, thank you, Richie. Sagot ni George dito. Pinisil siya ni Richie sa balikat bago ito lumabas sa opisina ni George. I was surprised na malaman kong newly graduate ka pala ng landscape architecture. Lalaki kasi ang karaniwang kumukuha ng bagong course na yan. Panimula ni George. I am a nature lover, sir. Aniya sa kain na butito ang kanyang resume. And you'd also finish interior design? Amused sa tanong ito. Great! Hindi pala kami nagkamali ng pag-invite sa'yo na magtrabaho dito sa company namin. Alam mo ba ang isang tulad mong hinahanap namin? Thank you, sir. I am sure you have an idea na nasa land development ng karamihan sa mga kumpanya ko. We are also into resorts and subdivision development and other line of real estate business. May in-house interior designer ang kumpanya pero kadalasan ipinapasubcontract namin sa mga landscapers sa mga landscaping jobs namin. Kaya kailangan pa namin ng isa, lalo pa yung may alam din sa landscaping. Tango lang ang sinagot na Janet. Parang mas gusto niyang pagmasdan ng magandang palikmata at ang mga labi nito. Yan mismo ang plano ko, sir. She admitted, half-smiling. Bakit di ka muna magtrabaho dito sa company ko? Anito. By the way, do you have some samples of your designs? Inilabas niya mula sa dala niyang attache case sa mga samples and designs niya. Pinagmamasin ito habang sinisipat ito ang mga dala niyang sample designs. Unique ang style mo. Maganda mga concepts and ideas mo. At mukhang pareho tayong nature lover. Kahit sa interior designs mo, palagi may element of nature. Kaya nga pinag-combine ko interior design at landscape architecture, sir. Sabi ni Janet, I just love imitating the nature. I love greeneries. Gusto ko kahit gano'ng ka-urbanized at ka-high-tech ang lahat sa paligid, may nagpapaalala pa rin sa atin ang kagandahan ng nature. Pero mas trabahong panlalaki yun, hindi ba?
With due respect, sir, ano po bang kayang gawin ng mga lalaki ngayon na hindi namin kayang gawin? May babae ng astronaut, babaeng general, babaeng presidente. Ang hindi lang siguro namin kayang gawin ay ang, well, to make a woman pregnant. Tumawa ito ng walang sound. Gusto ko pagiging straightforward mo, Janet. I think you really fit into this company. I would be very happy if you will accept my offer to be a part of my company. Hindi, siya agad nakasagot. Tatapatan namin ang high compensation ng galing mo. Wala tayong pag-uusapan sa aspetong yan. Just accept my offer. We need you to be our in-house interior designer and landscape architect. Sa dami ng projects namin, hindi ka mawawala ng gagawin. Yun naman ang gusto niya, mapractice ang mga nalalaman niya. Salamat sa tiwalang binigay niyo sa akin, sir. Sabi ng dalaga. I know you deserve it. Nag-aaral lang ako na maunahan pa kami ng ibang company na makuha ang services mo. I am sure you will be an asset to the company. So please don't say no. Napansin niyang matamis din ang dila ni George, tulad na Samuel nung unang magkakilala sila. By the way, curious lang ako, bakit ka tumigil sa pagmumodelo? Napansin ni George basta sa hilaw ng ni Janet, mukhang ayaw nitong ungkatilan tungkol sa pagiging modelo nito. O iniwasan lang siguro nitong masagi ang mga alala ni Samuel sa buhay nito. Mukhang masakit pa rin dito ang ginawa ng lalaking yon. Siguro nga minahal nito ng labis si Samuel, kaya hindi pa nito nalalampasan ang sakit. Lalo lamang tuloy nadagdagan ng kalat na kinikim-kim niya para kay Samuel. Paano nagawang suklian nito ng sakit ang kalooban ang pagmamahal ng isang katulad na Janet? Pero magtataka pa ba naman siya? Samantalang alam naman niyang tunay na huli na Samuel. Kaya nitong gawin ng lahat, makuha lamang nitong minimiti. Kung nakilala sana niya si Janet bago pa ito umibig kay Samuel, sana nabigyan na niya ng babalang dalaga at hindi nito nasaktan. Please accept my offer, Janet. Marami na naghihintay na trabaho sa iyo. May nabili kasing hotel ang Gyosun Realty sa Baguio. Major renovation ang ginagawa roon. Malaki ang solar sa harap pero maliit na bahagi lamang yon ang may landscaping. Gusto ko na sa landscaping para na hotel, makakakita ito ng prospective customers. Pero kulang pa ako sa actual experience, sir. I mean, you can hire somebody na marami ng karanasan sa field na to. Bakit sa akin yung gusto ay pagkatiwala ng ganitong kaselang project? Because we believe in you. This company loves to give opportunities to fresh minds, to new ideas. Thank you very much, sir. Nakakabus naman ang moral ng laki ng tiwalang ibinibigay niyo sa akin. I hope hindi kayo ma-disappoint sa magiging trabaho ko. Ngumiti ito. Ibig bang sabihin niyan, tinatanggap mo na ang offer kong maging bahagi ka ng kumpanyang ito? Magaling ang convincing power niyo, Mr. Montefalcon. Great! Halatang masaya ito sa naging desisyon niya. You have made the right decision, Janet. Tumayo ito at nilahad ng kamay sa kanya. Patunayan mo sa amin ang galing mo. I will do my best, sir. Sabi niya. You can start as soon as possible. Hindi mo na siguro kailangan mag-report sa office araw-araw. You can do your design plan at home. Just make yourself available whenever I need you. Okay, sir. Now we can discuss about the salary and other incentives and benefits. Muli silang naupo. Mahirap tanggihan ang ini-offer na trabaho ni George Montefalcon. O si George mismo mahirap tanggihan. E silang tabi muna ni Janet ang plano niyang magdayo ng sariling opisina. Bukod sa mahirap tanggihan ang mataas sa sweldong iniaalok nito, plus the other incentives, naisip niyang may katwiran nito na sabing makakatulungan naman na experience sa makukuha niya sa Gyosun Land Development Corporation sa pagtatayo niya ng sariling kumpanya. Excited na siya sa kanyang bagong trabaho, lalo pa na makatanggap siya ng tawag mula kay George kinabukasan at sabi nitong aakit sila sa Baguio sa darating na Biyernes para personal niya makita ang bilhin nitong hotel doon na nangangailangan ng major renovation. Bakit si Mr. Montefalcon mismo makakasama ko sa pag-akit ko sa Baguio? Naitanong niya kay Ian nung dumating ito kay nahapunan. Huwag mong hanapin sa akin ang sagot sa tanong na yan. Sagot nito. Iniabot ito sa kanya chicken barbecue na pinagbili niya ritong bilhin ito sa isang restaurant na dinaraanan nito. Malay mo'y gusto niyang bigyan ka ng instructions kung anong gusto niya sa interiors ng inirenovate na hotel. Sa palagay mo? Well, posible nang interesado siya sa iyo at paraan na ngayon para magpa-cute sa iyo at magparamdam na type ka niya. Naku, kung gano'n na nasa isip niya baka mag-backout ako. Ayoko magkaroon pa kami ng ibang relasyon aside from professional relationship. Bakit ka nag-worry kung interesado nga siya sa iyo? He is a decent man at sa pagkakalam ni Richie, he is not committed. He is dating pero wala siyang seryosong karelasyon ngayon. Maybe he is looking for someone. Gwapo siya, di ba? Nakita ko na siya sa picture. Kasama ni Richie sa Christmas party ng company nila. Nagkibit balikat sa Janet. Nag-aalangan siya sa pagsagot. Oo, ikaw ba naman na maging produkto ng combination ng three races? Italian, American, and Filipino. Pero wala akong pakialam sa kagwapuhan niya. Ang gusto ko lang talaga magtrabaho at magawa ang bagay na ina-enjoy kong gawin. Out na muna sa buhay ko mga lalaking yan. Lalo na yung ganyang big-time businessman.
Usually, naghahanap lang mapaglalaro ng mga yan eh. At ayoko na maging parang manikang pang display. Aya rolled her eyes. Kaya hanggang ngayon, galit na galit ako kay Samuel na yun eh. Kasalanan niya kaya napaparaning ka kapag lalaki ang topic. Mula na mag-break kayo, hindi ka na nakipag-date kahit minsan. Maring naman yata yun. Why would you deprive yourself of happiness nang dahil lang sa titanong yun? Kumain na lang tayo. Let's not talk about the devil. Sabi ni Janet. Pagkatapos magkain. Yeah, bakit na kami sa Baguio? Pagre-report ni George kay Tony na kausap niya sa cellphone. Sakay siya ng kanyang Ford Expedition ng umagang iyon at papunta siya sa tinitira ni Janet upang sunduin ito. Baguio? Oo. Bibigyan ko kayo dyan ng trabaho sa hotel na nabili ko roon. Akala ko may special group of interior designers na nasa labas ng kumpanya ang nakakuha ng contract para mag-decorate doon. Ipapakancel kong contract pero babayaran ko pa rin sila sa napag-usapang price. Kay Janet ko ipapagawa ang trabaho. Makahulugan ng tao nito mula sa kabilang linya. Willing kang magtapo ng pera? Makuha mo lang kagad ang loob nang alas natin laban kay Samuel? His fall is long overdue. And so is this revenge. Hinug na ang paghihinting matagal ko nang gusto mangyari. Ngayong alam na natin ang kahinaan ng kalaban, kailangan nating tiyakin doon siya tatamaan. Be careful, George. Baka malaman na Samuel nagdidikit ka kay Janet. Pag initan ka pa niya, magdadalawang isip siyang gawin yon, Tony. Hindi ba sa nanapit isang tao sa pinagkakatrasuhan niya? You have a point there. Besides, makakagalaw ka ngayon ng malaya dahil nag-iingat siya kay Yvette at sa father-in-law niya at nabalitaan kung pupunta mag-isawa sa Germany at baka magtatagal sila roon ng 5 weeks. Well, tama lang ang panahon na yon para magawa mo ng plano mo. I have to hang up, Tony. Mukhang malapit ako sa residence sila. Okay, good luck, bro. Alam niyang kung gano'ng kasindi ang pot niya kay Samuel ay ganon din si Tony. Hindi lang bilang kaibigan sa mga suporta kundi dahil minalito na nabos ang ate Stelina niya. Kung hindi siguro nakilala ng ate niya si Samuel, ito ang nagkapwang sa puso ng huli. Hindi na niya kailangan mag-doorbell dahil agad na lumabas si Janet ng gate nang marinig ang sasakyan niya. Hi! Bati niya rito. Good morning, sir. Ganting bati ni Janet sa kanya. She walked into the car with her back straight and a credible expression of confidence. Her bone structure was delicate for a woman of her height, which no doubt explained her success as a catwalk model. Ibang iba ito ngayon sa still shots na isinama ni Tony sa fan na binigay sa kanya dahil lahat ng mga larawang nagpakita ng isang napahagandang babae na sinulit ang kanyang kagandahan. Ngunit walang sino man ang magbibintang sa Janet. Beranda nito na pinagpalit ang kanyang kagandahan upang magtagumpay sa kanyang trabaho. Wala siyang suot na makeup at ang mga maliliit na oval ang kanyang mga kuko ay hindi pinakintab ngunit buffed. Ang maong jacket na suot niya ay nagpakita ng kanyang figure. Nakatali ang jacket niya sa bewang niya. Ang kanyang mga galaw ay nagpapakita ng mga kurba na nananagpatingkad sa kanya. Gusto niyang hubarin ang mga ito at makita ang magandang katawan na nakakabukubli. Isang larawan ni Janet na nakabikini ang sumilay sa kanyang isipan. Desire vibrated through him with shocking sweetness and urgency. He had not responded with this level of physical intensity in the mere sight of a woman since puberty. Kinailangan niyang gawin ng isang mental exercise na natutunan niya sa isang Aikido training. It kept his body fit and mind focus. At madalas nagagamit niya iyon sa mga pagkakataong hindi niya inaasahan. Katulad ngayon, nabiglang nagdikot ang imahe na siya niya habang pinagmamasdan ang kagandahan ng kabuuan ni Janet bilang babae, kahit pilit na tinago nito iyon. This time he had to wait for the stunning response of his body to subside breath by breath before he could speak. Pakiramdam kasi ni George may gusto ni Janet na manahimik na lang habang nasa biyahe, pero hindi ganoon ang gusto niya. Nag-concentrate ka ba sa pag-aaral kaya huminto ka sa pag-model? Ganun na nga, sir. Maraming babaeng bata pa lang pangarap na maging model, pero ikaw na nasa tuktok ka na, saka ka naman tumigil. Sometimes I still do some stints, sir, pero hindi naman permanent career yun tulad ng pag-artista. Naranasan ko ng glamour ng buhay modelo. Gusto ka naman ng ibang buhay, yung malayo sa spotlight. Napaisip si George. Yun ba ang isa sa mga naging epekto ng ginawa ni Samuel kay Janet? But you still have a long way to go being a model. Hindi kaya premature ang pagre-retire mo? You could possibly become an international model. Hindi ko naman childhood dream yun. I became a model by accident. Introvert ako nung bata pa ako. Ayoko yung naging center of attention ako. Kaya masaya at kontento na ako sa nabot ko. Nag-enjoy ako sa modeling pero marami pa akong ibang gustong gawin. And I'm glad na tinanggap mo ang offer namin magtrabaho ka rito sa kumpanya namin. It is my pleasure, sir. Malaki may tutulong sa akin ito habang nag-iipon ako ng experience bago ako magtayo ng sarili kong opisina. Siya nga pala, make yourself available next week. Bakit, sir? Pupunta tayo sa Puerto Villa, Corazon. Puerto Villa, Corazon? I have a vacation house there. Ako nag-isa interior nun. Maybe you can suggest something to improve it.
Pero ang gusto ko talagang gawin mo ay ang lanay. Binili ko ang katabing vacant property dahil gusto kong surprisahin ang ate ko by making it a big art garden and lanay. Nagkaroon ako ng idea na magbiyahe kami sa London. May park na may napakagandang garden. Ganun sana gusto kong gawin mo roon. Eh, hindi nakaligtas sa pansin niyang nagniningning ang mga mata ni Janet nang bagitin niyang Puerto Villa Corazon. Siguro habang hinihintay pa nating matapos ang renovation ng hotel, yun mo nang asikasuhin mo. Gusto ko kasing ipansurpresa yun sa sister ko pagbalik na mula sa States. Kayong bahala, sir. Pagkatapos ng ilang oras ng biyahe, nakarating sila sa Baguio City. Magandang hotel na nabili ng Gyeongsang Land Development Corporation. Pagkamat may mga palatandaan ng kalumaan, maaaring napabayaan lamang ng dating may-ari, okay na lang sa budget para sa renovation. Pero nakikita ni Janet ang potensyal niyon kapag natapos ang renovation. Nag-snack muna sila bago siya nalibot ni George sa hotel na i-renovate. Sinong dating may-ari ng hotel na ito, sir? Isang grupo ng businessman from Manila, humingi na raw ang pasok na income ng hotel dahil nagsulputan ng mga bagong hostel and vacation apartments dito sa Baguio for the past 5 years. Dahil maganda naman location, binigyan ko na lang ng bagong bihis. Malaki ang potensyal kaya lang na mismanage. At dito raw kayo magaling, sir, sabi niya. Mas gusto niyang tukos sa business ang usapan kaysa personal. Hindi niya dapat bigyan ng hint si George na maaaring lumampas sa business relation na magiging ugnayan nila. Kapag businessman ka, kailangan handa at marunong kang sumugal, sabi nito. Gawan mo ng blueprint na concept design mo, then i-discuss natin mamaya over dinner. Despite the fact he had specifically referred to it as business, her eyes filled with weariness. Dinner? Yes, is that a problem? Hindi naman sir, kaya lang medyo allergic na ako sa mga dinner invitations. Trabaho ang pag-uusapan natin. Napahiya naman si Janet. Sige sir, anong oras bang dinner natin? 7 or 8? O kung kailan ready ng design plan mo? Naghiwalay sina George at Janet sa hallway sa second floor kung sinaro ng kwarto ng dalaga. Pinagmasa ni George ito naglalakad sa hallway. His attention on the way, her jeans outlined her firm and perfect behind. Ang aspeto ito ng kanyang plano para sa pagiganti, masigit na nakakapagbigay sa kanya ng kasiyahan kaysa trabaho. At sa tingin ni George, ang pang-akit kay Janet Miranda hindi magiging mahirap. Naghintay si Lexi sa labas ng tent. Pagkalipas ng 20 minutos, ay muling lumabas si Diego. Oh, nandiyan ka pa rin? Nagulat na sabi nito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko pinauunlakan. Kahit maikling interview lang, ganyan ba talaga kakulit ang mga writers na katulad mo? Oo, part ng pagiging resourceful ang pagiging makulit. Kaya hanggat hindi mo ko pinagbibigyan, hindi kita lulubayan. Tuluyan na itong lumabas ng tent. Dalang isang malaking backpack. Sumunod siya rito. Wala ka na bang ibang pwedeng ma-interview? Ang dami-daming magicians dito sa Pilipinas ah. Malamig na sabi nito. Ikaw ang una ko nakita eh. Kung itatanong mo lang sa akin kung paano ko ginagawa ang mga magics ko, wala kang mapapalang sagot. Sa mundo namin mga magicians, ang motto namin ay Indulisus privata loci, which means not opt to disclose secrets. Kaya sorry talaga miss. Hindi kasama yun sa mga itatanong ko dahil alam kong trade secret yun, sabi ni Lexi, makumbinsi lamang niya ito. Sorry pa rin, very private person ako eh. E di ipo-focus ko sa mga questions ko sa personality mo bilang magician, like how did you became one and if you really enjoy what you are doing and questions like those. Ayoko nga ma-feature sa isang article sa isang magazine. Ganun lang kasimple yun. Sabad nito pagkatapos kawayan ang isang kasamahan nito na tila nagpapaalam na. Papunta sila sa isang direksyong mukhang back exit ng carnival. Okay, hindi ko nababanggitin ang real name mo. Diego the Magnificent na lang, patuloy na pangungumbinsin ni Lexi habang palabas na sila ng back exit ng carnival. Ayokong magpa-interview, period. Muli ay tinalikura siya nito. Naglakad na ito papunta sa kalsada kung saan makakakuha ng taxi. Ngunit hindi rin siya tumigil sa pagsunod dito. Nang muling lingunin siya nito ay tumigil ito sa paghakbang. Pwede ba miss? Huwag mo na akong sundan, galit nang sabi nito. Dahil kahit magtumbling-tumbling ka para yan, hindi kita pauunlakan. Huwag mong guluhin ang tahimik kong buhay, okay? Matigas ang pagkakasabi nito noon at dahil ayaw niyang tuluyang magalit o mainis ito sa kanya, ay hindi na siya sumunod pa rito. May ibang araw pa naman. Lunes, kinabukasan, kaya alam ni Lexi na walang show si Diego. At dahil kumpleto siya sa impormasyon tungkol dito, ay nagsadya na siya sa tinitira nito. Mga 3 kilometro lamang ang layo nun mula sa carnival. Tahimik ang labas at paligid ng hindi kalakihang bahay.
Parang walang tao sa loob, walang doorbell, kaya kumatok siya. Nang walang sumagot ay naisip niyang itulak ang gate. Hindi naman pala nakalak yun. Nagulat pa siya nang may sumulpot na isang malaking aso mula sa kung saan, isa itong itim na labrador na mukhang susugod sa kanya. The animal's eyes gleamed just inches from hers. Its white sharp teeth shone. Napatili si Lexi, ngunit sa tindi ng takot niya ay tila na freeze na siya sa kinatatayuan. Hindi na niya nakuhang kumilos. Napapikit siya dahil ayaw niya makita kung paano siya lalapain na aso. She heard someone shouting commands at the beast somewhere behind her. But the blood pounding in her ears made the command unintelligible. She stumbled backward away. Bigla siyang pumihit upang tumakbo. Ngunit bumangga ang katawan niya sa solidong katawan na humahangos ding palapit sa kinaroroonan niya. Nang magangat siya ng tingin, ay ang magagandang features ng mukha ni Diego ang nakita niya na agad na nagpuhupa sa takot na nararamdaman niya. Okay ka lang? Tanong nito na nahimigan niya ng pag-aalala sa tono, grasping her shoulders to steady her. He smelled fresh and sweet. Mukhang kalalabas lang nito mula sa banyo. Kung kanina ay takot ang lumukob sa kanyang pagkatao, natabunan yun ang pagka-mesmerize niya kay Diego, who was wearing a body-hugging white sando and gray cotton shorts, revealing his beauty psych na itinatago lamang pala ng tuxedo costume nito kapag nagsushow. Namumutla ka, aso lang yan, hindi ka kayang lunukin yan. Muling tumahol ang aso. Oh my God! Hintakot na bulalas ni Lexi. Quiet, King! Saway ni Diego sa aso. Pagkatapos siyang bitawan nito at harapin naman nito ang hayop. How she wish, hindi na nito binitawan ng mga balikat niya. Dapat pala ay naghimatay-himatayan siya. Get inside! Utos pa nito sa aso. Mabilis namang pumasok ang aso sa loob ng bahay. Oh, wala na si King. Bakit nanginginig ka pa rin sa takot? Puna nito sa kanya. Halos hindi pa rin siya kumikilos. I thought that was my end, sambit ni Lexi na makabawi. Parang wolf yung aso mo. Bakit ka kasi bigla ka nalang sumusulpot? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yong ayoko magpa-interview? Saka paano mo natuntun tong tinitirhan ko? Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa narinig. Ganyan ka ba tumanggap na bisita? Hindi mo man lang ba ako pauupuin at paiinumin kahit tubig? Bigla ka nalang sumulpot dito, uninvited at unwanted, pagkatapos mag-expect ka ng royal welcome? Natigilan si Lexi. Bakit ba parang allergic ito sa interview? What was the big deal about it? May ererekomenda sana ako sa iyong magician, pero nagkataong nasa Italy ang kaibigan ko, sabi pa nito. Bakit kasi pinahihirapan mo pa ako? Ilang katanungan lang naman ang itatanong ko sa'yo. Ano bang pwede kong ibigay sa'yo para pumayag ka lang? Sige, deal tayo. Kapag pumayag ka, ititreat kita ng dinner sa isang fine dining restaurant. Medyo natigilan ito at pinagmasdan siya. Pinanunuyuan siya ng lalamunan dahil sa titig na iyon. Sino naman ang nagbigay sa'yo ng idea na makukuha mo ko sa dinner? Wala naman. Baka lang kako type mo. Kasi hindi naman sa pagyayabang. Nakapila ang mga lalaki nag-i-invite sa akin for dinner pero hindi ko pinagbibigyan. At privilege pa lang makipag-dinner sa'yo. Sort of. Pero kung ayaw mo ng dinner, anong pwede kong i-offer sa'yo kapalit ng pagpayag mo i-feature kita? Sandaling natahimik ito habang nakatitig sa kanya. Okay, kapag dakay sabi nito. Sige, baka sabihin mo namang napakaramot ko. Saka mukhang hindi mo talaga ako lulubayan hanggat hindi kita pinagbibigyan. Pero hindi dinner ang kailangan ko para pumayag akong i-feature mo sa gagawin mong feature story. Medyo kinabahan siya. Ano yun? Una, hindi mo babanggitin ang real name ko. At kung kukunan mo man ako, pwede ba yung naka-costume ako't long shot? Okay, sige, no problem, sabi ni Lexi. Pangalawa, iimbitahin mo mga kakilala at kaibigan mo na pumasyal sa carnival na pinagtatrabahuhan ko. Para makilala naman yun kahit kaunti, maraming taong doon lang umaasa ang kinabubuhay. Ngayong hindi Christmas season, medyo mahina ang kita. Kailangan tumaas ang attendance para hindi ipasara na may-ari ang carnival. Okay, sige, deal. Pagsang-ayon ni Lexi nang hindi na nag-isip. Mag-i-invite ako ng mga kakilala ko. May ngiti na lumitaw sa mga labi nito. That made her heart skip a beat. Ngunit hindi siya nagpahalata. Madali ka naman palang kausap. O sige na, payag na ako sa interview. Thank you! Nakangiting sabi niya. Sa wakas, lumusot ang first step sa mga plano niya. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-alala
Dahil kung sa simpleng pabor na hinihingi niya ay hindi niya madaling napasagot si Diego, posibleng mahirapan din siyang paibigin ito. Much more, ang kooperasyon nito upang magpakasal sa kanya for convenience. Sige, tuloy ka sa loob. Anyaya nito bago nagpauna itong pumasok sa loob ng bahay. Teka, yung Labrador mo. I'm really scared of dogs. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka kayang lunukin nun ng buo. Nag-atubili pa rin si Lexi na makita ang aso na nakaupo sa isang sulok ng sala. O, pasok na. Tila naiinis ng ulit ni Diego. Tapusin na natin ang interview. Marami pa akong gagawin eh. At pumasok na ito sa loob ng bahay. Gusto niyang mapaismid. Kung kilala lang siguro nito kung sino talaga siya, baka mampang tawag nito sa kanya. Ngunit ang nararamdaman niyang inis ay bahagyang natabunan ng kilig. Gusto niya ang tila pagiging barumbado nito. He reminded her of Robin Padilla sa mga characters nito sa mga pelikula nito. And for her, that made Diego more interesting. Sumunod siya rito. Luma at hindi man kagandahan ng bahay, halatang nasisinop iyon dahil malinis at maayos. Nagkahalong bato at kahoy ang materyales na bumubuo sa bahay. May maliit na kusina, dining table na yari sa Formica, at may dalawang pinto. Banyo siguro ang isang pinto at kwarto naman ang isa pa. Napaka-ideal talaga ni Diego para sa mga plano niya. Tsak na ikakataas ng presyo ng lolo niya kapag nalaman nitong ang boyfriend niya ay nakatira sa isang bahay na mas malaki pa ang garahe ng mga agila. Maupo ka. Aniyaya ni Diego sa kanya na itinuro ang sofa. Saka lang siya gumalaw sa kinatatayuan. Lumapit siya sa lumang sofa at naupo roon. Pasensya ka na sa mansyon ko ha. Parang kahon ng posporo. Saka medyo mainit. Sabi nito habang itinatapat sa kanya ang electric fan. Wala kasing kisame. Sira pa ang aircon. Alam niya nagbibiro lang ito nang sabihin sira ang aircon. Sa klase na pagkakayari ng bahay na may mga bintana sira ang salamin, uubrang lagyanin ng air conditioning unit. Okay lang, sabi ni Lexi. Pinilit niyang ipakita ritong komportable na siya. Nag-iisa ka rito? Simula na ba yan ang pag-i-interview mo? Tanong nito. Medyo, nakangiting sabi niya. Gawin nating very casual ang interview para mas maging magaan sa'yo ang pagsagot. Yung para lang tayo nagkakwentuhan. Dati ako may kasama rito, in fact. Bahay niya to. Nasa Dubai na siya kaya sa akin muna niya pinatauhan itong bahay niya. Kaya dalawang aso na lang kasambahay ko ngayon. Dalawang aso? You mean dalawang aso mo rito? Takot ka talaga sa aso ha? Dapat pala nilagay ko sila sa gate para hindi ka na nakapasok. Ang sama mo ha? Sige, kung talagang kaya ng konsensya mong ipakagat ako sa mga alaga mo, kapalit ng pagpayag mong i-feature kita sa article na gagawin ko, okay lang. Joke lang. Bawi ng binata. Sige, simulan mo na pagbato ng tanong habang naghahanda ako ng snack. Kinuha niya ang kanyang tape recorder at isang maliit na notebook sa kanyang bag. Saan nga ba siya magsisimula? Hindi nga pala talaga niya trabaho iyon. Ngunit madali namang magpanggap na sanay siyang mag-interview. Hindi siya dapat mahalata na Diego. Nakalapit na ito sa kanya, dala ang tray na may dalawang baso ng soft drink at isang maliit na lata ng sunflower flakes. Ngunit hindi pa rin niya na ibabatong unang tanong niya rito. Pero saan ba niya gagamitin ang interview niya? Ipapublish nga ba niyang feature story na isusulat niya? Kung sa bagay, magtataka si Diego kapag hindi. Ah, bahala ng lusutan iyon. Ang talagang purpose ng pang-i-interview niya ay upang makilala niya ito ng mabuti para malaman niya kung pwede niyang i-consider ang marriage of convenience dito. Kailangan niyang malaman kung ano talagang klaseng tao ito, kung ano ang tipong babae nito, at kung ano ang mga bagay na malapit sa puso nito. May isa na siyang clue. He loves dogs. Pasensya ka na ha, sunflower flakes lang available dito. Hindi ko naman kasi inaasahan na may darating akong bisita. Kung nag-abiso ka sana, nasundo na kita ng private plane ko. Nagpa-cater pa sana ako. Kahit napakababaw ng joke na iyon ay ngumiti na rin siya. Hindi naman pala siya likas na suplado at mailap sa loob-loob ni Lexi. Manaka-naka ito nagbabato ng joke. Bagamat may lungkot sa mga mata nito, hindi nito dapat makalimutang ang trabaho nito ay mag-entertain sa pamamagitan ng mga magic nito. Okay lang ito, busog naman ako, she said smiling. Kahit nga cold water lang okay na, humigop siya ng kaunting coke. Pagkatapos ay inunan niya ang tape recorder. Gaano ka nakatagal nagmamagic? Professionally, wala pang 1 year. Dati hobby ko lang ito. Nakatuwaan ko lang pag-aralan dahil nakita ko sa isang kaibigan.
At ang kaibigang ito ang naging instrumento para maging magician ka? Oo, magaling siya. Kung saan sana nga siya dinala ng pagmamagic niya. Naging assistant niya ako ng ilang buwan. Pagkatapos ay nagpaturo na ako sa kanya. Hindi ba mahirap? Akala lang na marami madali. Pero mahabang panahon din ang kailangan para matutuhan ang mga magical tricks. Kailangan ng maraming practice. Paano mo napapalabas na nahahati ang katawan ng assistant mo sa isang magic mo? It looks real. Amazing. Tricks lang ba yun o totoong gumagamit ng black magic ang mga magicians? Or is it true na hinihipnotize niyo mga manonood para malagay sa isip nila na nakikita nilang gusto niyo makita nila? Teka, sabi nito na nakataas ang mga kamay si Ere. Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ko pwede sabihin sa'yo on trade secret ko. Sikreto yun ng mga magicians. Ay, oo nga pala. Sorry, sabi ni Lexi. Pero alam mo naman na tricks lang ang mga magic, hindi ba? Yun ang sikreto ng mga magicians kung paano ginagawa ang mga tricks na iyon. Kaya nga ang isang magician ay hindi lang dapat mabilis. Kailangan magaling ka rin sa timing. Nakakatulong din para mapaniwala ang audience mo sa galing ng facial expressions. Sa haba ng sinabi ni Diego, ay halos walang rumihisto sa kanyang isip. Kapag nakatitig kasi siya sa mga mata nito, ay nawawala siya sa focus. Kailangan ding hindi ka magpakita ng uncertainty sa paggawa mo ng magic. Patuloy nito. Ipakita mo sa audience mo na sigurado ka sa magic na ginagawa mo. Na alam mo yun at totoong naging kalapate ang dalawang panyong galing sa isang sombrero. Naubusan na siya na itatanong. Hindi na niya alam kung anong isusunod. Nawala na si Lexi sa focus. Binuklat niya ang kanyang notebook. Hindi dapat mahalata ni Diego na nangangapa siya. Do you enjoy what you're doing? Tanong niya. Dapat naman ay na-enjoy natin ang trabaho natin, hindi ba? I'm sorry kung kailangan ko itanong ito sa'yo. Pero bakit itong napili mong trabaho? I mean, with your looks, I'm sure makakakuha ka na mas magandang trabaho. Minamaliit mo ang trabaho ko? Hindi naman sa ganoon, kaya lang. Siguro nga maliit ang kinikita ko rito pero gusto ko itong ginagawa ko. Hindi naman mababayaran yung kaligayahang nakikita ko sa mga mukha ng mga taong napapasaya ko. Rewarding na rin matatawag yun dahil nakakapagpasaya ko ng ibang tao. Very well said, sabi ni Lexi. Are magicians happy people? Hindi niya inaasahan na magkakalambong ang mukha nito. Ibinaba nito ang tingin sa labrador nito at hinaplos-haplos ang ulo nun. Hindi lahat. Ako masaya ako habang nagsishow, pero kapag nag-iisa na ako, hirap na rin ako ngumiti. Bakit? Totoong nararamdaman niyang curiosity. Bakit nga ba nag-iisa ka? If you won't mind me asking. Nasaan ang pamilya mo? Matagal bago ito sumagot. Wala na akong pamilya. I'm sorry to hear that. Kumuha si Lexi ng isang piraso ng flakes at kumagat doon. Saka siya uminom ng kaunting coke. Hanggang kailan mo gustong mag-magic? Paglilikon niya sa topic upang bumalik ang ngiti sa mukha nito. Hanggang may nag-e-enjoy na panoorin ako. At hanggang may nakukuha akong satisfaction sa ginagawa ko na baka hindi ko makuha sa ibang trabaho. Kapag nagmamagic ako, nakakalimutan ko mga bagay na nakakapagpabigat sa dibdib ko. Like, sunod na tanong ng dalaga. Ngumiti ito. Noong isang araw lang tayo nagkakilala, gusto mo na malaman ang mga sekreto ko sa buhay? Baka lang ka ako gusto mong mag-unload, sabi ni Lexi. Lahat naman ng kaibigan natin, minsan ay naging stranger sa atin, hindi ba? And besides, sa mga stranger pa tayo mas malayo nakakapagsabi ng nararamdaman natin. Change topic tayo, paiwas na sabi nito. Loner bang mga magicians? Tanong ni Lexi rito. Hindi naman. Sa case ko, may mga pagkakataon lang na gusto ko mapag-isa. Wala ka bang special someone na source of inspiration mo? Girlfriend? Wala eh. Mahirap maghanap sa ngayon. Bakit? Good looking ka naman ah. Pero maraming babae ang sa bank account na lalaki tumitingin. Itinatanong kung ano ang kaya mong ibigay. Marami kasing kailangan sa buhay ngayon ng mga babae. Lalo na yung mga vain. Uy, hindi ako kasama ron ah. Mabilis na kontra ni Lexi. Maya-maya lang ay kaswal na sila nagkukwentuhan. Hindi mo ba ako pwede sample ng isang magic? Hiling niya. Pinagbigyan naman siya nito. Aamin niyang naaliw siya kung paano ito nailipat ang coin na nasa wallet niya patungo sa kanyang bulsa. How did you do that? Amazed na tanong ni Lexi rito. Secret, sabi nito. Ang tawag doon, close-up magic. You know what? Bata pa ako, fascinated na ako sa mga magics. Akala ko nga noon, may special power sa mga magicians.
yung isang friend ko, amazed naman kay David Blaine. Ngayon nakilala kita, parang lalo ako na intriga. Yan ang secrets ng magicians lang ang pwedeng makaalam. Kahit ba sa mga girlfriends nyo, hindi niya inire-reveal yung secret na yun? Kung magiging girlfriend kita, baka sakali. Pabirong sagot nito na naghatid ng pananuyo ng kanyang lalamunan. Isang reaksyong hindi na rin niya inaasahan. Kung magiging girlfriend kita, napangiti siya sa posibilidad na iyon. Nadagdagan ng pag-asa niyang hindi siya mahihirapang paibigin nito. After 20 minutes ay nagpaalam na siya rito at inihatid siya nito sa kanyang sasakyan. Pagsapit ng Sabado ay bumalik si Lexi sa carnival. She had to work double time. Kailangan niya makilala ng mabuti si Diego. Idinahilan niya ritong kukunan niya ito ng ilang long shots habang nagsishow ito para sa feature story niya sa magazine. Nang mapansin siya nito sa audience ay ginitian siya nito at sinaluduhan. Pagkatapos ng palabas nito ay agad siya nagpunta sa likod ng tent upang lapitan ito. Niyaya siya nito sa loob ng tent at inalok ng mauupuan. Paano mo nagawang ilipat yung rabbit sa kabilang cage? Sleight of hand o conjuring ang tawag sa ganoong trick. Pero syempre, hindi ko pwedeng i-reveal kung paano nagagawa. Oo nga pala, magicians are not up to disclose secrets. At kailangan maging girlfriend mo muna ako bago mo i-reveal. Pero hindi kita liligawan, wala akong may i-offer sa iyo eh. Pakitaan mo na lang ako ng magics, okay na? Biro din ni Lexi. Naputo lang pag-uusap nila nang may matanggap itong text message. Mukhang emergency iyon, base sa expression ng mukha nito, matagal itong natahimik. Pagkatapos ay biglang nagpaalam ito. May problema ba? May tutulong ba ako? Tanong ni Lexi. Wala, salamat na lang. Malungkot na sabi nito. Naintrigang sinundan na lamang niya ito ng tingin nang nagmamadali itong umalis. Hindi bale, ang importante ay napasok na niya ang mundo nito. Binigyan ni Lexi ng tiket sa mga tauhan sa resort na pag-aari ng pinsan ni Jenna bilang pagtupad sa pangako niya kay Diego. Mahigit 20 katao rin ang mga yun. Sa opisina naman, nagbigay siya ng libreng tiket para sa mga staff na kumpletong attendance for the last quarter. Kasama ang mga pamilya ng mga ito. Kasama pati ang food and transportation. Tiniyak niyang hindi malalaman ni Diego na pera niya ang gumana para lang dumami ang bumibisita sa carnival. Inutusan din niya si Jenna na dalhin doon ang mga orphans ng orphanage na tinutulungan niya. Kaya kinalunesan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Diego. Narinig pa lamang niya ang pag-hello nito ay may kung anong pinukaw sa kanya. Suabe sa pandinig ang tinig nito. Salamat ha, hindi ko inaasahan na ganong karami ang inimbita mo magpunta sa carnival. Katulad kahapon, isang bus mula sa orphanage ang dumating. Masaya ang pagkukwento nito. As I promise, tamang-tama namang matagal na nilang gustong ipasyal ang mga bata. Kaya nagsuggest ako na sa carnival na nila dalhin. Alam ko kasi matutuwa ang mga bata sa mga magics mo. Ganadong-ganadong nga ako mag-magic dahil sa mga batang galing sa orphanage. All-time high attendance kami kahapon. Thank you talaga, Lexi. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng thank you eh. You owe me dinner, sabi niya. Oo ba? Saan mo gusto? Baka mapasubok ka sa akin. Malakas akong kumain. Saka sa mamahaling restaurant ako magyayaya. Okay lang, sabi nito. Joke lang. Kahit sa Tapsilogan, okay lang sa akin. May alam ako magandang lugar. Hihintay na lang kita sa Alabang Town Center. Mga 7, okay? See you there. At hindi niya maipaliwanag kung bakit parang excited siya sa dinner date nilang iyon. Tiniyak ni Lexi na magandang maganda siya sa dinner date nila ni Diego. Simple pero elegante ang suot niya. At wala siyang suot na alahas. Medyo na late pa nga siya sa usapan dahil hindi siya kaagad nakaalis ng opisina. Namilog pa ang mga mata nang makita niya isang dosenang red roses na hawak nito. Para sa akin ba yan? Patay-mali siyang tanong ni Lexi. Oo, sabi nito na iabot ito sa kanya. Ipinagduldulan sa akin ng batang nagtitinda. Kung hindi ako naawa rin sa bata, hindi ko bibilin yan eh. Napangiti siya ng alanganin. Joke lang, binili ko talaga yan para sa'yo. Pasensya ka na, hindi tulips yan. Hindi rin imported from Holland. Okay lang kahit gumamela, totoong nakapagpagaan sa kanyang puso ang mga roses na iyon. Samantalang mas maganda at mamahaling bulaklak ang natatanggap niya mula sa kanyang mga sweethearts. Nagtaka pa siya nang sa Ziniso siya dali ni Diego. Okay naman sa kanya kung sa maliit na restaurant lang siya dali nito. O di kaya isa fast food? Yun sanang bagay lang sa budget nito.
Bakit ito pa ang place na napili mo? Mahal dito ah. Nakakahiya naman kung sa tabi-tabi lang kita ititreat. Saka paminsan-minsan lang naman ito. Hinayaan niya itong umorder para sa kanila. At siya ang nabahala ng maraming orderin ito. Baka sa kagustuhan nitong magpa-impress, mapalaki ang gastos nito. Kailan nga pala ilalabas yung feature story na ginawa mo? Usisa nito habang kumakain sila. Medyo natagalan ang pagsagot ni Lexi. Ah, baka matagalan. Kasi ang gusto ng editor, may i-reveal tayo kahit konting secrets kung paano ginagawa ang isang magic. Nagigilty siya kapag gumagawa siya ng kahit maliit na kasinungalingan kay Diego. Pakiramdam niya ay dumarami ang kasalanan niya rito. Sinikap na lamang niya matuon sa masarap na pagkain ng usapan. Naging mas maganang conversation nila habang kumakain. Bakit kahit nakangiti ka, parang malungkot ka pa rin? Tanong ito habang nagde-dessert sila. Natigil siya sa pagsubo. Mukha ba? Oo, nakikita ko sa mga mata mo. Tama ako, hindi ba? Nahimigan niya ang concern sa tanong na iyon ito. Naaawa lang ako sa father ko, seryosong sabi ni Lexi. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Putol ng isang paa niya dahil sa complications ng diabetes. Masasakitin na siya. Natatakot ako isang araw ay mawala siya. Tayo lang din ang gumagawa na ikakalungkot natin. Sa halip na isipin mo mawawala na ang tatay mo, samantalahin mo na lang ang mga araw na makakasama mo siya. Napangiti siya. Akalain ba niyang kay Diego pa niya maririnig ang inspiring words na tulad nun? Daddy's girl ka siguro. Tila may bumikig na pait sa kanyang lalamunan na nagpaalala sa kanya ng galit niya sa kanyang lolo. Pinaghiwalay kasi kami ng lolo ko noong bata pa ako, sabi niya habang sa plato nakatuon na tingin niya. Lolo mo? Oo, hindi kasi siya boto sa tatay ko para sa mami ko. Bigla siyang natigilan. Nagbubukas na siya ng laman ng kalooban niya kay Diego. Ano kaya kung sabihin na rin niya rito ang tunay na sitwasyon? Ngunit nag-alala siyang baka magalit ito kapag nalamang ang galit lamang niya sa kanyang lolo ang dahilan kaya kinailangan niya ito. Mukhang ito pa ang klase na lalaking hindi nagpapagamit. Sayang naman kung ngayon pa siya masisira dito. Wala naman siyang balak na magsinungaling dito sa matagal na panahon. Ipagtatapat din niya rito ang totoo kapag hiningi na ng sitwasyon. Pinaghiwalay niya ang parents ko. That's why I never had the chance to have a happy family. Ipinakasal niya ang mother ko sa iba. Ipinakulong naman niya ang tatay ko para lang mailayo ako. Tarantado pala yung lolo mo eh. Bakit hindi ka pa umalis sa poder niya? Iniisip ko nang ang gawin yung Diego. Hindi nila na malayang mabilis na tumakbo ang oras dahil ang simpleng dinner na iyon ay humaba. Good conversationalist si Diego. Intelihente at nag-enjoy siyang kausap ito. Nang hingin nito ang cheat nila ay inilabas din niya ang kanyang wallet. Mag-o-offer sana siya makishare kung hindi ikakagalit nito. Alam niya malaki ang babayaran nila. Nakakahiya rito kung kalahati na sweldo nito sa isang buwan ay mauubos dahil sa dinner na iyon. Napansin nito ang ginawa niya at nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Dahil ba sa isang hamak na magician lang ako, akala mo hindi ko kayang bayaran ang kinain natin? Napahiya si Lexi. Hindi naman sa ganoon. I didn't mean to offend you. Sorry. Nakahinga siya ng maluwag nang muling maghugis ang ngiti sa mga labi nito. Masyado nga bang maliit ang tingin niya rito? Gusto tuloy niya pagalitan ang sarili. Pagsapit ng weekend ay muling nagpunta si Lexi sa carnival dahil gusto niyang lumalim kaagad ang pagkakakilala nila ni Diego nang hindi naman ito nagdududang may ibang motibo siya. Mabuti naman na pasyal ka ulit rito, nakangiting sabi nito. Actually, may sadya ako sa iyo kaya napunta ako rito. May kaibigan kasi ako magse-celebrate ng birthday niya and instead na magpa-party siya, naisip niya pasayahin na lang ang mga batang cancer patients sa PGH. Kaya iimbitahan ka naming mag-show. Sure, kailan? Napangiti siya. This Monday, susunduin kita. Sige, no problem. Anito. Niyaya siya nito mag-snack sa favorite snack bar nito bago sila naghiwalay. Hindi naman totoong birthday ni Jenna, ngunit yun ang unang pumasok sa isip ni Lexi ng gamiting dahilan upang makagawa siya ng paraan na magkasama sila ni Diego at makilala pa ito ng mabuti. Ako na magdadrive, presinta nito. Ilang oras din ang biyahe papunta sa Maynila. O sige, basta ba may unexpired license ka eh. On their way to Manila, ang topic nila ay ang tungkol sa mga bata sa cancer ward ng PGH. Saludo rin ako sa kaibigan mo, sabi nito. Hindi lahat ng taong pinagpala ay marunong mag-share ng blessings sa iba. Actually, na-impluensyahan ko lang yun. Ako kasi, na minsang mahingan kami ng tulong ng mga kaibigan ko para sa
share a home project, bigla ako naging aware sa pangangailangan ng mga batang yun. Kaya naisip namin ng mga friends ko na gawing regular ang pagtulong kahit sa maliit na paraan lang. Swerte ang boyfriend mo, beauty, brains and good heart. Meron kang lahat. Nag-init ang kanya mga pisngi. May tantrums din ako. Ikaw na nga nagsabi, makulit ako. Pabirong sabi na lamang ni Lexi. Saka ibang pananaw ko eh. Ayoko ng boyfriend lang. Kapag naramdaman kong nakita ko na si Mr. Wright, yayayain ko kagad siya magpakasal. Ganun? Naintriga ang reaksyon nito. Masayang-masaya ang mga bata sa mga magics dito. Samantalang siya ay halos walang kurap na pinapanood ng binata. Huy, kumurap ka naman! Nahinang untag sa kanya ni Jenna habang nasa sulok sila. Mukhang hindi na yung magic ang ine-enjoy mo ah. Hello, sabi niya sa pagsisikap na itanggi na she was more amazed at the magician, not at the magic tricks. I must admit he's the most gorgeous magician I've ever met. Sabi ng iba, gumagamit ng hypnotism ang ilang magicians. This Diego Arcibal seems to use another brand of hypnotism. Something that's impossible to resist? Sang-ayon si Lexi sa sinabi niya ni Jenna. Hindi tuloy niya maiwasang itanong sa kanyang sarili. Posible kayang main love siya ng totoo sa isang katulad ni Diego? Lalo lamang humanga si Lexi kay Diego nang hindi nito tinanggap ang sobrang inabot niya pagkatapos ng show. Binabayaran mo ko? Tanong nito. Oo, para sa serbisyo mo. Napasaya mo mga bata. Sa palagay mo ba hindi ko kayang mag-show for charity? Hindi ka agad siya nakasagot. Well, what can I say? Eh di marami salamat na lang on behalf of the kids. Walang kaso yun. Salamat din sa chance na ibinigay niyo sa akin para magamit ang nalalaman ko. Para makapagpasaya ng mga batang may cancer. Kasama mo ko pagdating sa bagay na yun. She was really beginning to like him. He seemed to be perfect for her plans. What's up? Pangungumusta ni Jenna sa kanya. Kausap ni Lexi ang kaibigan niya habang nasa opisina siya. I think he's perfect for my plans. Nung una mailap siya. Pero okay naman pala siya sa oras na makilala mo na siya. Kapag pinili talaga ako ni Lolo na magpakasal kay Jason, hindi na ako magdadalawang isip na magpakasal kay Diego. Bakit hindi marriage of convenience na lang ang i-offer mo sa kanya? Anito. Then ipaanal niyo pagkatapos. Iniisip ko rin yan, pero baka hindi siya pumayag, Jenna. Napatunayan ko maprinsipyong tao siya. Kung ayaw niya, offer him a good deal na lang. Offer him a big amount of money? Sa tingin ko lalang magagalit yun. Besides, kapag nalaman ni Lolo na binayaran ko lang si Diego para pakasalan ako, wala ring impact yun sa kanya. Pagtatawa na lang niya ako. Eh, anong plano mo? Kung mukhang hindi uubra ang marriage of convenience, paano mo siya makukumbinsing pakasalan ka? Paiibigin ko siya, saka ko siya yayayain magpakasal. What? Sa tingin mo hindi siya magtataka at magkakahalata na ginagamit mo lang siya? Kapag in love na siya sa akin, hindi na siya magtatanong na I don't think pakakasalan ka niya kapag hindi niya naramdamang mahal mo rin siya. But I can make him believe na in love din ako sa kanya. Make him believe? My golly, the man is gorgeous. He's the sexiest man I've ever seen. And according to you, he's very nice. So hindi siya mahirap mahalin. Kaya lang sabi mo nga ang kailangan mo lang ay isang lalaking na isasampal sa lolo mong nagjudyos-diyosan. I'm sure ayaw mo magkaroon ng totoong relasyon sa isang carnival magician. Diego's a good person. I feel comfortable and safe with him. Kahit wala akong feelings sa kanya, mas gugustuhin ko na magpakasal sa kanya kaysa sa kahit na sinong lalaking gusto ni Lolo. Si Alexandra Aguila, heir sa successor of Don Octavio Aguila, magpapakasal sa isang magician? Napailing si Jenna. Kukontrahin sana niya ang huling sinabi nito. Ngunit naisip ni Lexi, mas maraming importanteng bagay na kailangan siyang gawin bago niya harapin ang kanyang problemang pampuso. It was his birthday yesterday, sabi ni Aya sa kanya kinabukas ang pag-uwi nito. Yun ang sinabi ni Rizzi pagkatapos kong sabihin sa kanya na nagpunta rito sa bahay ang boss niyo at nagdala ng dinner. Ha? Talaga? Hindi makapaniwala si Janet sa sinabi ng kaibigan. Oo nga, sabi pa ni Rizzi kapag birthday raw ng boss niyo. Usually ay may party sa Juson Towers, pero kahapon daw tahimik lang. Tinanggap lang daw ni George ang pagbati ng mga empleyado at associates niya.
Yun pala, ikaw ang pinili niya makasama sa gabing yun. Walang party whatsoever. Nang kantsawan daw siya ng associates niya, sinabi niya nakapag-celebrate na siya. A simple celebration with a special person. Napalunok si Janet. Bigla siyang nagkaroon ng mixed emotion. Una, nagtaka siya. Pangalawa, nakaramdam siya ng flattery. Bakit ganong importansya ibinibigay ni George sa kanya? At hindi niya gustong maramdaman iyon. Hanggat maaari, ayaw niya masihan sa ipinapakita nitong importansya sa kanya. Natatakot siya sa damdaming maaaring umusbong sa kanyang puso para dito. Bakit hindi niya sinabi sa akin na birthday niya kahapon? Ni hindi ko man lang siya nabati at bakit ako ang pinili niya makasamang mag-celebrate ng special na araw na yun? Nang gabing iyon, ay nakatanggap si Janet ng tawag mula sa personal assistant ni George upang ipaalala sa kanya ang biyahe nila papunta sa Puerto Villa, Corazon sa susunod na araw. Nang sumapit ang araw na iyon ay maaga siyang gumayak. Ipinasundo siya ni George sa driver nito. Saka siya dinala sa opisina ng Joson kung saan dinaanan nila si George. He was wearing sporty white casual blue sports shirt, a pair of rubber shoes and shades. Tila modelo ito ng sports shirt. He looked spectacular and devastating. "Birthday mo pala the other day, sir," sabi ni Janet nang lumula na ito sa sasakyan. Inabutan siya nito ng isang bote ng malamig na Cito drink. "Yeah. At sa halip na magpa-party ka, nagpunta ka sa bahay. I want a simple, quiet but a memorable celebration." Hindi niya napigil ang mapangiti. "Sa dami naman ang pwede mong makasama sa pagsa-celebrate. Bakit ako pa ang pinili mo?" Gumiti ito. "Ikaw ang gusto kong makasama ng gabing yun. Wala naman na akong pamilya, si Ate Stelina, ni hindi ko nakakausap ngayon. Ang mga friends at associates mo, these past years, sila na ang palagi kong kasama. Kaya kayo ni Ate Stelina ang gusto kong makasama ng araw na yun. Bago ako nagpunta sa'yo, dinalaw ko si Ate. Halos maiyak ako nang haplusin niyang mukha ko. Ang sabi ng doktor niya ay may kaunti improvement na raw siya. Nakakabigkas na siya ng paisa-isang salita. After lunch na sila nakarating sa Puerto Villa, Corazon. Minsan na nakarating doon si Janet, ngunit ganun pa rin ang pakiramdam niya. Excitement ang dulot sa kanya ng nasabing island resort. Parang nakakabuhay na dugo ang napakagandang view noon. Nagtuloy sila sa villa ni George. May isang katiwalang naroon. Maganda ang villa. Yun nga lang, masculine ang ambience. Puti at itim ang mga nagdudumi ng kulay ng wall paint. Itim ang mga leather sofa at karamihan ng furniture and fixtures. Maging ang malaking refrigerator at range ay itim ang kulay. Ang mga kitchen cabinets ay black and white din. Even the kitchen tiles, the island counter and the minibar. Agad na tumawag sa pansin ni Janet ang billiard table sa isang bahagi ng sala na ang walls ay salamin. "Talaga palang mahilig ka maglaro ng billiards?" komento niya habang kinukuha ang isang taco. "Mukhang isang bagay ito na magkakasundo tayo." Sinargo niya ang mga bola na nakaayos sa gitna. Pumasok ka agad ang ball number 9. "Wow, good shot," sambit ni George habang pumapalakpak na papalapit sa kanya. Natawa rin siya sa nangyari. Kung tutuusin ni Chamba lang yun. Nag-high five sila dahil sa tirang iyon. Pagkatapos ay niyaya siya nito sa malawak na solar na sakop ng villa nito dahil nabili na nito ang 380 square meters na katabing property. Yun daw ang gusto niyang gawan niya ng landscape design. "Gusto kong gawin mong special na garden ang property na ito," sabi nito. "Gusto kong gawin mo itong katulad ng garden na nakita ko sa isang park sa London. Gusto kong maglagay ng artificial lagoon dito at ng hanging bridge sa ibabaw. Pwede ba yun?" "Bakit naman hindi, sir? Hindi nga lang siguro ganun kadaling gawin yun. Malaking project to." "Hindi bale. Ang importante ay masunod na gusto ko. Ipang-surprise kito kay Ate Stelina. Dito ko siya balak dalhin kapag inilabas ko na siya sa institution na yun. Gagawin ko kung anong gusto mong gawin ko rito, sir. I'm sure, kapag natapos ang project na to, your Ate Stelina will surely love this place." Nang lingunin ni Janet si George, ay nahuli niya nakatitig ito sa kanya. His eyes were smiling. Para siyang masarap na dessert na pinagmamasdan nito at tila pinag-iisipan kung saan sisimulang kainin. "Sir, you're staring at me again," puna ni Janet rito. "I'm sorry. I couldn't help it. I always want to touch your beautiful hair, your face." "You can touch my hair," sabi niya. Hinaplos nito ang buhok niya. Dinama ang sutla at kintab nun. "I really like women with beautiful hair," sabi pa nito.
Hindi niya inakalang maghahatid iyon ng kakatawang pakaramdam sa kanya. At bago niya konsintihin iyon, ay pinutol na niya. Sabihin mo sa akin ang mga ideas mo para ma-input ko sa plan ko. Lumingon si Janet ng bahagya sa kaliwa upang automatiko matanggal ang kamay nito sa kanyang buhok. I'm thinking of putting up a fountain over there and a koi pond kung saan dadaloy ang tubig mula sa fountain. Great idea! Pagsang-ayon ito. Kung gusto niyo sir, pwede rin tayong gumawa ng kabana o elevated nipa hut na maaaring gawing pahingahan. It's overlooking the beach. Magaling ka talaga. Puri nito sa kanya na nahuli na naman niyang nakatitig sa kanya. Pagkatapos nilang mag-lunch ay niyaya siya ni George na mag-swimming ngunit tumanggi si Janet at ikinatuwiran niyang gusto na niyang gawin ang plano ng garden. Sinimulan na niya ang pagdidesenyo habang nagsiswimming ito. Ngunit manakanakang sinisilip niya ito mula sa glass wall ng villa. Hindi muna niya tinapos ang kanyang ginagawa. Inaagaw kasi nito ang pansin niya. Maya-maya ay pinasya niyang lumabas na rin at naglakad-lakad siya sa buhanginan. Inabutan pa niya nagsuswimming si George. Napabuntong hininga si Janet nang makita niya ito. He was wearing shorts instead of swimming trunks. Pero mistula pa rin tong sexy actor na kaaahon lang mula sa tubig. Lalo nagpakislap sa kakisigan nito ang mga butil ng tubig na nasa magandang abs nito. Obviously, inaalagaan nito ang katawan. Come on, i-enjoy mo muna ang tubig. Yaya nito sa kanya. Mamaya na sir, sabi niya. Ang mga paalamang niya ang hinayaan niyang mabasa. Sinabuyan siya nito ng tubig ngunit umiwas siya. Mukhang nasa playful mood ito. Nang hindi ito tumigil, ay tumatawang patakbong bumalik siya sa villa nito. Hindi niya inaasahang magiging masaya ang pagsama niya kay George sa Puerto Villa, Corazon. Hindi rin niya inaasahan ang trabaho ay mahahaluan ng relaxation. Pagkatapos mag-swimming ni George ay diniskas niya rito ang design plan na ginagawa niya upang makuha ang suggestions at opinions nito. Nang sumapit ang hapon ay nagpahanda ito ng snack sa katiwala nito. Narinig din niyang nagpahanda ito ng manok na iba barbecue. Sana maaga tayong makabalik sa Manila bukas ng maaga, sabi niya rito habang iniligpit ang kanyang plano. Gusto mo na bang bumalik sa Manila bukas? Hindi ba ang kailangan lang naman natin dito ay ang makita ko ang lugar at magawa ng plano? Unless, gusto mo na pasimulan ito kaagad. But we have still to find the shop for the materials we need. Gusto ko simulan mo na rin ito as soon as possible, ani ni George habang parelax na nakahiga sa paborito nitong couch. But I was thinking, nandito na rin lang tayo. Why don't we spend a couple of days here? Gusto ko pa sanang magstay rito hanggang Sunday. If it's okay with you? Sayang naman kung sandali lang tayo rito. All work and no play makes life dull and boring. Medyo natigilan si Janet sa mungkahin nitong iyon. Mukhang nagpapahiwatig na itong gusto nitong mas maging personal ang relasyon nila. Sabi na nga ba niya at tukso ang Puerto Villa, Corazon. Bibigyan ba niya ito ng pagkakataon? O ngayon pa lang ay ipaparamdam na niya ritong wala siyang balak mag-entertain ng mga katulad nito. Mga lalaking hindi niya tsak kung marunong talagang magmahal o kailangan lang ng dekorasyon sa busy corporate life na mga ito. Katulad ng ginawa sa kanya ni Samuel, hindi siya kumibo. Gusto niyang tumutol. Pero may iba pang tinig sa likod ng isip niya kapag nasa isang lugar siya na kasing ganda ng malaparaisong isla, parang ayaw niya nang naising umalis. But she could feel seduction and attraction in the air. Maraming maaaring mangyari sa loob ng ilang araw na pananatili nila roon. Sumama siyang mag-isa roon kay George dahil alam niyang overnight na ang pinakamatagal nilang pag-i-stay roon at trabaho lang talaga ang pakay nila. Mahirap pala kapag ang isang tulad ni George Montefalcon ang kasama niya. Hindi ba nakakapanghinayang naman kung hindi natin pwedeng i-enjoy ang mga bagay rito? Pangungumbinsin nito. At hindi ko na sigurong kailangan pa sabihin sa yung you're safe with me. Hindi ka naman siguro natatakot sa akin. Tiningnan niya ito na makahulugan. Was that your plan all along? He shrugged. It occurred to me, but if you're not comfortable, we can go back to Manila first thing in the morning tomorrow. Sige, papayag ako magstay rito hanggang Sunday kung mananalo ka sa akin sa billiard, sabi ni Janet. Napangiti si George sa hamong inilatag ni Janet. Mahusay magbilyard ito. Paano kung matalo na naman siya nito? Gustong-gusto pa naman niyang pahabain ang mga sandaling magkasama sila. Pero kung nagpa siya itong bumalik na sa Maynila, ay susundin niya ito ng walang protesta. That was worth something.
Her trust was gently building without her realizing it. Tinanggap ni George ang hamon nito. Okay, Cole. One round lang. Kapag nanalo ka, babalik na tayo sa Maynila. Kapag nanalo ako, we'll stay here until Sunday. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nanalo siya. Talagang hinusayan niya ang laro. Nag-concentrate siya sa bawat tira niya. Pinag-aralan niya ang bawat direksyong pagmumulan ng tako niya. Laro lang yun ngunit sineryoso niya dahil gusto niya mapahaba ang pananatili nila ni Janet sa Puerto Villa, Corazon. Hindi niya alam kung bakit napakalaking bagay na makasama niya ito ng matagal-tagal. Nag-dinner sila sa floating restaurant. Pagkatapos ay naglibang sila sa casino sa pamamagitan ng paglalaro ng slot machines. Pasado alas 10 na ng gabi na bumalik sila sa kanyang villa. Pero dahil hindi pa sila inaantok ay naglakad-lakad muna sila sa dalampasigan. Maliwanag ang buwan. May hawak silang tig isang bote ng kali. Curious lang ako, sir. Sabi mo hindi nakayanan ni Stelina ang sakit na dulot na ginawa ng boyfriend niya? Ano bang ginawa sa kanya? Hindi siya nakakibo. I'm sorry. Kung ayaw mong pag-usapan, okay lang. Pasensya na. Biglang bawi nito sa tanong nito nang marahil ay maisip nitong hindi niya gustong pag-usapan ang buong detalye tungkol sa sinapit ng kanya ate Estelina. Sumama ang sakit sa mukha niya at nababalot ang boses niya na magsalita siya. My sister was very dear to me. 15 years kasi ang gap namin. Akala ng parents ko hindi na masusundan si ate. But after 14 years, a miracle came to their life. Ipinagbuntis ako ni mami. Nasa high school ako na magkasunod na mamatay ang parents namin. Si ate nang tumayong magulang ko mula noon. She was a strong woman. That was what I thought. Ayaw lang pala niya ipakita sa akin na nanghina siya na mawala ang parents namin. Lumagok siya ng kali. She was lost without her parents. She didn't know how to run our company. First year college lang ako noon. Gusto ko man tumulong, wala pa akong alam sa pasikot-sikot na pagpapatakbo ng kumpanya. Malaki ng kumpanya namin noon. May mga contacts at branches na kami abroad. Sabi ni Ate Stelina, pag-aaral ko na lang daw muna ang intindihin ko. At siya na ang bahala sa kumpanya. I wasn't ready to take over the reins. That would have been hard for you, sabi ni Janet. Even harder when I realized what that had cost us. Bakit? Ano bang nangyari? She hired someone, a man who came highly recommended. He was brilliant and seemed to really know the business. Ang akala ni Ate Stelina ay tinuturuan siya nito ng tama at tinutulungan siya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pero hindi pala ganun. Pinaibig na lalaki yung si Ate Stelina. He seduced her in selling him the company at half of its worth. Gumamit pa siya ng ibang taong pinalabas niyang mga kaibigan niya. Pinaniwala niya si Ate Stelina na papalugin ang kumpanya kaya mas mabuti pang ipagbili na lang sa mababang halaga kaysa malusaw ang kumpanya at magtayo na lang daw sila ng bago at mas maliit na negosyo na eventually ay mapapalagurin nila. Dahil mahal ni ate ang lalaking yun at may tiwala siya rito. Naniwala siya at sumunod sa lahat ng desisyon nito. Believing that he loved her and he was going to marry her. But he didn't, usisa ni Janet. Napabuntong hininga siya. He dumped her. Muli siyang lumagok ng kali. Oh, I'm sorry. He was a liar. A user. A blood-sucking bastard. Nagagawin ng lahat makuha lang ang gusto niya. Janet could feel the pain and anger in George's voice at gusto niya makihati sa sakit at pait na dinaramdam pa nito. Alam mo bang ni hindi na niya sinilip man lang si ate? Nakatiimbagang napatuloy nito. Pansamantalang nawala ang amo sa mukha nito dahil tumalim ang mga mata nito at halos magsalubong ang mga kilay. Nangingit-ngit ang kalooban ko dahil nakita ko na mayagpag siya. Napaangat niya ang sarili niya gamit ang kumpanya namin na ninakaw niya kay Ate Stelina. Nakiyati na siya sa galit na naramdaman nito para sa lalaking lumoko sa kapatid nito. Naisip din ni Janet that man had been worse than Samuel. She shrouded at the thought. Naging successful pa yung lalaking lumoko sa ate mo at umagaw sa kumpanya niyo? Tila nag-atubili si George sa pagsagot. Parang may pinipili pa rin to sa mga impormasyong sasabihin sa kanya. You don't want to talk about it further? Tanong niya rito. She had the feeling he kept a big part of himself hidden. Pero ganun din naman siya kung tutuusin. Bagamat may binanggit na siya kay George tungkol kay Samuel, malaking bahagi pa rin ang kinikimkim niyang damdamin ang pinili niyang itago. I despise the man. Wika nito pagkaraan. Mas bata sa kanya ng 10 years ang walang hiyang lalaking yun.
Noon pa mambanggitin niya sa akin ipinagkatiwala niyang kumpanya namin sa lalaking yun. Nagduda na ako. Ang sabi ko kay ate, magtatrabaho ako sa kumpanya. Magpapaturo ako sa lalaking yun so I could take over as soon as I graduated. Pero dahil buo ang tiwala ni ate sa lalaking yun, ipinaubayan niya rito ang lahat. He destroyed my sister. Kinutya niya ito dahil sa paniniwalang ang isang lalaking mas bata sa kanya na 10 taon ay magpapakasal sa kanya. Sinira niya ang dangal at pagkababae niya. Kumuyom ang isang kamay nito. Hinaplos niya ang likod nito para pahupain kahit kaunti ang galit na bumangon dito. She took pills. The word came out like bullets. They'd been prescribed by her doctor to help with the depressing nang i-dump siya na demonyong yun. Hindi siya nagawang gisingin ng mga katulong namin. Ilang araw siyang unconscious. I thought she was going to die. Nang magkamala siya, itulala na siya. Halos hindi na siya nagsasalita. Parang wala siyang naririnig. Para na siyang bata. Ayon sa doktor, sa dami raw ng pills na ininom niya ay naapektuhan ang bahagi ng utak niya. I'm so sorry. Alam niya hindi sapat ang mga katagang yun para palubagan ang kalooban nito. But she didn't know what else to say. Pagkatapos ng nangyari kay Ate Stelina at ng panluloko rito na lalaki yun para maagaw ang kumpanya, I wanted to kill him. Lalo nang mabasa ko ang suicide note sana na inihanda ni ate. She was asking for my forgiveness. Kung alam lang niya, I never hated her. Kung nawala man ang kumpanyang minana namin sa mga magulang namin, dahil naniwala siya sa lalaki yun, okay lang. Bumalik lang siya sa dati. Nanatili rin siya tahimik ng saglit na manahimik si George. It's been 9 years. Nang muling magsalita ito ay mas kalmante na ang tinig nito. Bakit ba siya pinag-uusapan natin? Pinilit nitong baguhin ang mood. Pwedeng magtanong? Last question na lang. Curious lang kasi ako. And what is that? Mukhang hindi pa humuhupa ang galit mo sa lalaki yun sa kabila ng maraming taon na nakalipas. Pero hindi mo ba naisip na paghigantihan siya? O bawiin ang kumpanya niyo sa kanya? His gaze became shattered. Kung ginusto kong ipapatay siya, noon ko pa sana ginawa. Pero hindi ako ganun kababaw at karuming lumaban. Besides, kung ipinapatay ko siya, babalik ba sa normal si Ate Stelina? Magbabalik ba sa amin ang kumpanya namin? Nagkibit-balikat siya. Gusto niyang hangaan si George at wala itong ginawang masama sa lalaking sumira sa buhay ng kapatid nito. Pero kahit papaano, nagulat siya na isa itong businessman. Sa kanyang unang bahagi ng 30s, siya ay tinuturing din na isa sa mga pinakatagumpay na kabataang negosyante. And that meant he left nothing undone. O siguro isa sa mga qualities na nagdala rito na tagumpay ay ang hindi nito paglalatag ng lahat ng baraha nito hanggang sa dulo ng laban. He's a successful businessman. Aanihin pa niya ang pag-iiganti. Mas pinili siguro niyang gugulin ang time at effort niya sa mga business niyang umuunlad at lumalaki pa. Kinabukasan ay nag-jetski sina Janet at George. Pagkatapos ay pumunta sila sa spa. Sa isang Chinese restaurant sila nag-lunch. Pagkatapos ay hinarap na ni Janet ang trabaho nito. Palagi nakabuntot si George sa dalaga. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang makilala pa ito ng lubusan at makuha ang tiwala nito sa paraang hindi obvious. Who's the last man you dated? Usisa niya rito. I can't remember anymore. Siguro dahil matagal na? Don't tell me, wala nag-i-invite sa'yo. I won't believe it. Marami, but I don't entertain them. But why? Aren't you ready yet to entertain suitors? Hindi nakasama yun sa mga agenda ko sa buhay. Gusto kong palaguin ang sarili ko, lalo ng karir ko. I don't have time for men anymore. Hindi niya napigil ang matawa. Bakit ka natawa? Tanong nito. Nasaktan ka lang minsan, natakot ka na makipag-date? Hindi ito kumibo. I know your ex. Alam mo na, gumagalaw kami sa isang mundo. Nagkibit-balikat si Janet sa sinabing iyon ni George. Bakit ba ililihim pa niya rito ang tungkol sa kwento nila ni Samuel kung may alam pala ito kahit papaano? She's my biggest mistake. He has something to do with my early retirement. Malungkot na kwento ni Janet. Naging possessive siya. Marami siyang pinagseselos ang admirers na nagiging dahilan ng mga petty quarrels namin. Sabi niya, ituloy ko na lang daw ang pag-aaral ko. Kaya naman daw niya suporta ng lahat ng kailangan ko. I was a very naive idiot then and so much in love. I valued our relationship so much. Kaya naglaylaw ako. Umiling ito. Bakit ka bitter sa breakup niyo? Nagulat na lang ako na sabihin ni Yvette Illusorio na buntis siya at si Samuel ang ama. Bakit hindi ka na lang bumalik sa modeling na mag-break kayo? Marami ng bagong sibol na models. Saka pagkatapos ng ginawa ni Samuel,
For a while ay nawalan ako ng focus. I went to Dubai para madali ko makalimutan ng pain. Nagka-trauma na rin ako. Baka may makilala naman akong katulad ni Samuel. Nag-decide akong ituloy na lang ang pag-aaral ko. And I think you made the right decision. Pero hindi ko maiwasang mainis kay Samuel pagkatapos ng kinwento mo sa akin. He's an idiot. Mabuti na lang at hindi na humaba ang relasyon niyo. At maaga mo nalaman ang tunay na kulay niya. Actually, ayaw pa niyang bumitaw noon. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kailangan ko umalis dito sa Pilipinas. He kept on telling me na hindi niya mahal si Yvette, na one night stand lang ang nangyari sa kanila pagkatapos ng birthday party na daddy niya na ginanap sa hotel ng mga Ilusoryo. Hindi raw niya inaasahang mabubuntis si Yvette. Inubliga raw siya ni Jovito na pakasalan si Yvette kung hindi raw ay ipupull out nito mga investments ng mga negosyo ni Samuel. Yun daw ang dahilan kaya pinakasalan niya si Yvette. Pero pagkatapos daw ng ilang months ay ipapaanal niya ang kasal nila at ako ang pakakasalan niya. Nakikiusap siyang hintayin ko siya. Bigyan ng panahong maayos ang lahat. Mabuti na lang at hindi ka naniwala sa kanya. Masyado ako nasaktan. Kahit gaano ko siya kamahal, hindi ko maintindihan ang sinasabi niyang ako ang mahal niya. Pero kailangan niya pakasalan si Yvette. Hindi ko matanggap ang infidelity niya. Gumuho lahat ng pangarap namin, ang respeto ko sa kanya. Napakaganda ng gabing iyon dahil nabuksan niya ang kimkim na sakit sa kanyang dibdib sa pamamagitan ni George. Sa isang lalaking mahigit 1 linggo pa lamang niyang nakikilala, ngunit hindi niya alam kung bakit napakadali niyang pagkatiwalaan. Thanks to George, nakawala na siya roon. Naikakwento na niya iyon ng walang luha, nang hindi kailangan magsikip ang kanyang dibdib. Thanks for listening to me, sir. Ako ang nagbukas ng topic. And thanks to for trusting me. Kinagabihan ay niyaya siya ni George na mag-swimming, pero tumanggi pa rin siya. Nag-swimming itong mag-isa, pero sumunod siya rito. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan. Hinayaan niya mabasa ng alon ng kanyang mga paa. Maya-maya ay naupo siya sa buhanginan. Hindi naman maalinsangan ngunit para siyang naiinitan. Lumapit sa kanya si George at inabutan siya ng isang bote ng blue ice. Saka ito naupo sa kanyang tabi. Ang liwanag mula sa buwan na nagre-reflect sa tubig ay nagpaningning sa magandang features nito. Like a magical ebb and flow of illumination and shadow. Sa sobrang lapit nila ay magkadikit ang kanilang mga katawan. Bahagyang nakatakip ang binti nito sa binti niya, she felt surrounded by him, completely close in, and her breath came in shallow pants. Malungkot pa rin ang mga mata mo, puna nito. Kayo lang ni Ayang nagsabi sa akin yan. Ganun ka ba kalaling bumasa ng damdamin ng tao? Nahuhukay mo totoong emosyon mula sa mga mata? A good businessman must have that quality to be successful. Pero siguro, kaya napasin ko yun ay dahil palagi ako nakatitig sa'yo. Her thick brows rose. Inalis niya ang tingin sa mukha nito at lumagok siya ng kaunting blue eyes. Nang ibaba niya ang bote ay nahuli niya nakatitig naman ito sa kanya. When she said nothing, he brushed her face with his fingers, leaving a trail of tingling sensation. You're so beautiful. Those words had been said so many times to her over the years kaya halos wala nang kahulugan yun para sa kanya. Ngunit naman niyang para kay George, hindi siya isang babaeng nilikha ng Diyos para magparada ng designer's creation. Bagamat alam niyang minahal din siya ni Samuel, ay batid niyang ginamit din siya nitong pag-angat ng ego nito. Pang-display, something she had never been comfortable with. Ngunit kay George, tinignan siya nito bilang isang babae na dapat sambahin. Not a woman he desired to show off to others. Ang mga katagang ang ganda mo ay bumungad sa kanyang loob na may halong kasiyahan at ninamnam niya ito sa katahimikan ng ilang segundo bago siya nakasagot. Thank you. Sa kanya itinago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang lampas balikat na buhok na iniladlad niya. Ayaw kasi niya makita ni George ang posibleng pag-blush niya pero hinawi nito ang kanyang buhok. He brought his hand up to trace the chiseled features of her face. Gumawi iyon sa kanyang mga labi. Muli siyang yumuko upang umiwas. Afraid? Marahang tanong ito. Tumango siya. What are you afraid of, Janet? She licked her lips and let out a short sigh before averting her gaze. You? Me? What do you mean me? I'll be honest with you. Natatakot ako mahulog sa karisma mo. At bakit ka natatakot? I'm a bachelor. Walang ka-live-in, walang anak sa pagkabinata, walang commitment kahit kaninong babae. Takot na akong ma-in-love at masaktan. A life worth living requires taking a few risks. I've taken my share, sabi niya. Not with me, Janet. And you want me to believe you're different? I am.
Parang piniga ang kanyang puso sa dalawang katagang yun. In a way, he had already proven that. Nakahati tuloy ang kalooban niya. Would she shut him out or let him in one step closer to the private Janet Miranda? But maybe, after 2 years taking this one small risk, wouldn't be so bad. Bakit niya di-deprive ang sarili niya ng pagkakataong muling umibig at muling lumigaya nang dahil lang sa ginawa ni Samuel? I'll take a swim. Magpapalit lang ako, sabi ni Janet. Tumango si George. Hihintayin kita rito. Nang makapagpalit siya ng swimsuit, ay muli siyang bumalik sa kinaroroonan nito. She hadn't bothered with the wrap because her suit was pretty conservative. Pero habang papalapit siya sa kinaroroonan ni George, who watched her with blatant male appreciation, she wished she had. It was a navy blue one-piece suit, but it clung to her curves like a second skin, and it was pretty obvious her sexy boss liked the view. When she came within reach, he casually reached out and placed his hand on the bare flesh between her shoulders' blades. Nice swimsuit. Thanks. Mahinang sambit ni Janet. Naglunoy sila sa dagat. Huwag kang matakot na masaktan ulit. Sabi nito nang umahon sila at muling maupo sa buhanginan. No one can guarantee the future, but the present is here for us to enjoy. Yes, the present is here for us to enjoy. Halos sila na lamang ang nagsuswimming dahil medyo late na. Naramdaman na lamang ni Janet na humahaplos ng palad ni George sa kanyang pisngi papunta sa kanyang mga labi. Tinangka nitong halikan siya. Umiwas siya noong una. Kapwa sila na tahimik. Parang napahiya ito. Maya-maya ay siya naman ang humawak sa kamay nito. Muling humarap ito sa kanya at saka siya tinitigan. Matagal sila sa ganoong ayos. At nang sa pagkakataong ito, ay tinakpan ng kanyang mga labi ang kanyang labi. Walang pag-aalinlangan. It was all raw passion and masculine claims taking. A second demand that she acknowledged his ability and right to give her pleasure. And she gave it to him through a mouth that willingly added to his. Pagkatapos ng halik na yun na pinagsaluhan nila, may pakiramdam si Janet na magdamag silang parehong hindi nakatulog ni George. Nagtataka siya kung bakit hindi niya ikinagalit ang paghalik nito sa kanya. Pero pinagpasalamat niyang hindi ito nagtangkang humigit pa sa halik na ang namagitan sa kanila. He was a real gentleman na hindi ito nag-attempt na iseduce siya. Alam niyang pareho sila ng nararamdaman nang magsalo sila ng halik. It had nothing to do with lust. May damdaming parehong umuusbong sa kanilang mga puso. Was she ready to fall in love again? Sinabi mo sa kanyang tungkol sa nangyari kay Stelina? Yeah, sagot ni George sa tanong na yun ni Tony. But why, George? You shouldn't have done that. And why not? Kailala kayo nagkakilala. I mean, baka mag-usisa siya kung sino ang lalaking responsable sa lahat ng yun. I don't think so, Tony. Besides, gusto ko makuha ang tiwala niya. Mailap siya sa akin. Parang takot na maging close sa akin. Takot na buksan ang sarili niya para sa iba. Hindi niya iisipin may itinatago ako sa kanya dahil binuksan ko kaagad ang bahagi yun ng buhay ko sa kanya. And I think it worked. Pumayag siyang magstay kami sa Puerto Villa, Corazon for 3 days. Hindi siya papayag ng ganun kung hindi siya nagtitiwala sa akin. Tumayo siya at ipinatong sa balikat nito ang isang kamay niya. You don't have to worry. Nag-iingat naman ako. I don't think may nasabi ako sa kanya na magbibigay ng hinala sa kanya na si Samuel ang tinutukoy ko. Bahala ka na nga. Pinapaalalahan na lang kita. Pagkalipas ng isang linggo ay muli silang bumalik sa Puerto Villa, Corazon dahil gusto ni George na simulan ng garden sa villa niya roon. Sa pagkakataong iyon, ramdam nilang kapwa sila maligaya ni Janet sa mga sandaling magkasama silang kumakain, nagtatrabaho o naglilibot sa buong isla. Nakatakda na nilang simulan ng garden. Kasama na nila ang ilang taong makakatulong nila sa paggawa sa marangyang garden. Sa unang 2 araw ay trabaho ang inatupag ni Janet, kaya napasabay na rin siya. Parang hindi niya magawang mapanatag sa loob ng buhok na nasa mukha pa niya. Napapikit si Janet sa masarap na sensasyong dulot ng ginawa nito, lalo na masuyong hinaplos nito ang likod ng palad sa kanyang kaliwang pisngi. Alam mo bang ikaw ang pinakamagandang bagong gising na nakita ko? Halos paanas lamang na sabi ni George. Hindi niya napigil ang sarili. Idinaiti niya ang mukha sa kamay nito. Nang maramdaman niyang inabot nito ng halik ang kanyang mga labi, ay inilapit pa niya sarili rito. Hanggang sa tuluyan na siyang yumakap dito. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Basta nilulukob siya ng damdaming hindi niya kayang paglabanan. Would you believe me if I tell you I want you? Anas nito, you just want me? I need you. Parang bigla ako nagkaroon ng pangangailangang hindi ko maintindihan.
Parang hindi na ako kompleto kapag hindi kita nakikita. Isang matamis na ngiti ang sinagot ni Janet rito. Natinugon ito ng matamis at mahalab na halik sa kanyang mga labi. Natatakot ako may in love sa'yo pero dala ko na yata ang virus na pagiging in love sa'yo, mahinang sabi ni Janet. That's it. I'm falling for you to Janet. I want to hold you all night. Huwag kang aalis sa tabi ko and promise hindi ka na masasaktan. Wala akong balak gawin yun. Just trust me. Nang magyakap sila ng mahigpit ay para na rin ang tinanggap ng buong buo si George sa kanyang buhay at sinuko niya ang kanyang puso rito. Nararamdaman niya hindi ito katulad ni Samuel. Janet didn't know how long they lay together. Magkahawa kamay silang habang nakahiga sa kamang tinutulugan niya. Wala namang namagitan sa kanila maliban sa mga halik na pinagsaluhan nila. Nagkwentuhan sila at bumuo ng mga pangarap. Hinintay na lamang nila sumikat ang bagong araw at masaya silang nag-agahan at inasikaso ang garden. Sa huling gabi nila sa Puerto Villa, Corazon ay hindi sila magkahiwalay. Pasado alas tres na ng madaling araw ay gising pa sila. Nagkakwentuhan sila sa tabi ng maliit na fireplace upang ibsan ang ginaw na kanilang nararamdaman. Do you want us to make love, George? Tanong ni Janet rito habang nakakandong siya rito. We are already making love. He paused and she waited with heated breath for him to go on. Without a doubt, I want you. Pero kung hindi ka pa handa, I can wait. Despite the obvious arousal of his body, his tone was absolutely firm. She respected that. Only that didn't mean he had to lay her like statue in sexual agony. She read her hand back and forth, loving the way his big body jerked from the small caresses. I could please you in other ways. Umulat ang tugon nito. Hinubad niya ang t-shirt nito and slipped her hand inside. She caressed him and he caressed her. He reluctantly pulled his hand away from her and sat up to kneel beside her. Janet. Yes, honey. Yes. Don't you stop. She didn't and he erupted with a masculine shout that rang in her ears. Maya-maya, matagal silang nagsnagal sa harap ng apoy bago siya bumangon at dinala si Janet sa kwarto. As she had suspected, they ended up sharing a bed. Nauna nakatulog si Janet kaya nagkaroon si George na pagkakataong mag-isip at pagmasdan ng nahihimbing na talaga na komportabling nakaunan sa isang bisig niya. She was so beautiful even in a deep sleep. Hindi niya napigil ang pag-angat ng kanyang kamay upang haplusin ang pisngi nito. Masyado yata niyang pinagod ito dahil ni hindi ito kumislot. Pinagmasdan niya ang mga labi nitong bahagya pang namamaga dahil sa kanyang walang sawang mga halik. May ngiting nakaguit sa mga yun. Palatanda ang masaya ito pagkatapos ng halos 2 taong pagiging bitter pagkatapos saktan ito ni Samuel. May kaunting guilt na sumipa sa kanyang sikmura. Ngunit agad na pawi yun. Sa simula naman ay wala siyang balak saktan si Janet. Balak lamang niya mapalapit dito upang pasakitan si Samuel. Sirain ang diskarte na lalaki yun at ang pinaka-importante ay ang mabawi ang kumpanyang kinamkam nito. Alam niyang malaki ang mitutulong ni Janet upang maisakatuparan niya iyon. Ngunit hindi kasama sa mga plano niyang gamitin itong sandata laban sa kanyang kaaway. Kailan naman ay hindi siya gagamit ng isang babae sa kanyang laban. Lalo na't sinaktan din naman ito ni Samuel. Ngunit lalong hindi kasama sa kanyang mga plano ang mahalin si Janet. Kusang umusbong ang damdaming iyon nang labas ang anumang agenda niya laban kay Samuel. Naging instrumento lamang siguro ang puot niya sa lalaking iyon at ang kagustuhang mabawi ang kanilang kumpanya upang mapalapit siya sa dalaga. At ngayon, walang mahalaga sa kanya kung hindi si Janet. Gagawin niya ang lahat upang maging maligaya ito. Pakamamahalin niya ito. Kailangan lamang siguro maging malinaw rito ang totoong sitwasyon upang hindi ito magalit sa kanya. What? Napatira nang wala sa lugar si Tony. Nasa den sila ng bahay nito at naglalaro ng billiards. I'm in love with Janet. Seryosong sabi ni George habang nilalagyan ng tisa ang dulo ng tako. Oh, come on. Reaction nito na mukhang ayaw maniwala. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Aniya, pagkatapos tirahin ng ball number 1. Pero paanong paghihiganti mo? Ang mga plano mo? Pwede kong ituloy ang pagwasa kay Samuel. Hindi ko na kailangang idamage si Janet. Sagot niya. Pero si Janet ang best weapon mo laban kay Samuel. Hinanap natin at pinag-aralan ang kahinaan niya. At si Janet yun. Pagkatapos ngayon, you're backing out? I'm not backing out from the fight. Tuloy ang plano. Aalisin ko lang sa plano si Janet. Napailing si Tony bago'y nasinta ang ball number 2. Mukhang ang tinamaan ka sa dating model na yun. Kung sa bagay, I cannot blame you. She really is a stunner. Kahit naman siguro sino lalaki,
hindi makakaligtas sa karisma niya. Pero hindi mo dapat hinayang masira ang diskarte mo na dahil lang sa kanya. Tingnan mo, nasira tuloy mga plano natin. I don't think so. Aniya habang humahanap ng magandang angulo upang tirahin ng Red Bull. O baka naman sira na talagang lahat at hindi ka na ganun ka-eager sa pagpapabagsak kay Samuel. Dahil bigla ka nang in love at na kay Janet na lang atensyon mo. Natawa siya ng bahagya. Ano ka ba, Tony? Na in love lang ako. Hindi nasira ang ulo ko. Malaking tulong si Janet sa mga plano mo. Kapag inalis mo siya sa plano, hihina ang baraha mo. Hindi basta-basta ang kaaway mo. Samuel is shrewd. Maruming lumaro. Sa palagay mo, mababawi mo ng ganun-ganun lang sa kanyang sunstar? I know. Pero na-realize ko mali ang magdami pa ng iba. In the first place, she has nothing to do with this. Kami lang ni Samuel ang may away. Besides, biktima rin siya ni Samuel. I would be very unfair to her. Bakit hindi mo naisip yan noong utusan mo kung i-surveillance siya? Siguro, I was blinded by hatred. Wala akong ibang nasa isip noon kung hindi ang maipaghiganti si Ate Stelina at mabawi ang Sunstar. Lahat ng pwede kong gamitin para mapabagsak siya ay gusto kong ipunin. Naging sensitive tuloy ako sa maaring maramdaman ni Janet. Hindi ko naisip noon na magiging unfair ako sa kanya dahil pareho lang kami sinakta ni Samuel. So, Janet is out of the plan? Yes, I love her. At ngayon ko lang naramdaman to. Pinaglalaroan ka ng pagkakataon, George, at hindi ka lumaban. Dahil masarap main love, Tony. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon sa piling ni Janet, sa halip na isali ko sa away namin ni Samuel, gusto ko siyang protektahan ngayon laban kay Samuel. At ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang mabawi ang Sunstar mula sa lalaki yun at ang kaligayahan ni Janet. You're a fool, George. Hindi mo ba naisip ang kalagayan ni Stelina? Wala ka na bang balak ipaghiganti ang kapatid mo? Babagsak si Samuel kahit hindi ako kumilos. Hayaan na natin tadhana magparusa sa kanya. And when you're in love, humuhupa ang galit sa dibdib. Halatang hindi ito sang-ayon sa mga sinabi niya. Mabuti pang ako na lang ang kumilos. Tila galit na sabi nito. Muli siyang tumira. Ball number 6 lang ang dapat niyang maipasok. Ngunit sa ganda ng tira niya ay pumasok na rin ang ball number 9. Napangiti siya. See? Magtatagumpay ako mabawi ang Sunstar nang hindi ko na kailangan gamitin pa si Janet. Para nakalimutan ni George ang lahat dahil sa kaligayahang nararamdaman niya sa piling ni Janet, bigla ito na ang naging sentro ng mundo niya. Pero may isang bagay na nagpapaduwag sa kanya, ang mangumpisal dito. Sa tuwing babalakan niyang ipagtapat na ritong si Samuel ang taong itinuturing niyang mortal na kaaway, ay nangingibabaw ang pangamba niyang magalit ito at hindi siya maunawaan. Naisip niya magpagawa ng engagement ring sa isang kakilala niyang jeweler. Finally, someone has captured your heart, ha? Huh? I'm so happy for you, komento nito. Before spreading the news, asikasuhin mo muna ang pinapagawa kong sing-sing. Siguraduhin mong hindi siya makakatanggi sa marriage proposal ko kapag nakita niya ang sing-sing. I'll make sure of that, George. Pero sino ba talaga maswerteng babae? You're going to meet her on the day of our wedding. She must be a very special lady. She really is, may pagmamalaking sagot ni George. Marry me, Janet. Natigilan si Janet sa sinabi niya ni George. Nasa Baguio sila, kararating lamang nila sa hotel upang simulan na ang unang bahagi ng pagde-decorate ng interiors noon. Kapapasok pa lamang nila sa kanilang suite ay hinila siya kaagad ni George sa kamay, hinapit sa baywang at sinabi ang mga katagang yun. Are you serious? Sa halip na sumagot ay may kinuha itong kahita mula sa bulsa ng pantalon nito. Isang napakagandang diamond ring ang naroon. I am serious in offering you my name. Kapag kuway sabi nito. Mula sa pagkakatitig sa sing-sing ay umangat ang tingin niya rito. George, alam mo bang malayo sa isip ko ang salitang marriage bago kita nakilala? Mula nang makilala kita, marami na nagbago. Ang mga plano ko, ang mga priorities ko, pati na ang mga pangarap ko. Wala akong ibang babaeng gustong maging Mrs. George Montefalcon ko, hindi ikaw. Natigagal siya. Ganun ka na ba kaseryoso? Yes, I've never been serious in my entire life. Pero, 2 months pa lang tayo nagkakakilala. I don't care, it doesn't matter. Basta ako sa sarili ko, sigurado na ako sa nararamdaman ko sa'yo at ikaw ang gusto kong pakasalan. Teka, binigla mo naman ako. Hindi kita iuwi hanggat hindi ka sumasagot. At ayoko ng negative answer. I want it in the affirmative. Pinipressure mo yata ako. Hindi ba dapat ako ang magdedesisyon? Oo, pero hindi ako handa sa sagot na no mula sa'yo.
dahil hindi ka sanay na tinatanggihan sa ibang bagay at sa ibang tao siguro. But not when you are concerned na, honey. Walang kurap na nakatitig ito sa kanyang mga mata habang sinasabi yun. Are you sure you want to marry me? Muling paniniyak ni Janet. Anong klaseng tanong naman yan? It's easy for a man to say I love you to a woman, pero hindi kayo basta-basta nagtatanong ng will you marry me sa kahit sinong babae lang. Yeah, yes, that's true. Pero hindi ako nahirapang sabihin sa'yo na pareho. Hindi rin naging mahirap sa akin ang magdesisyong ikaw ang alokin ng kasal. Because I'm ready to spend the rest of my life with you. Oh my, what can I say? Sambit ni Janet na tutupan dibdib. Parang napakabilis na mga pangyayari. Pero ang mga sandaling nakilala niya si George at maramdaman niyang mahal niya ito, ang mga sandaling pinakamaligaya sa kanyang buhay. Nabura nito ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Matatakot pa ba siyang ito ang makasama niya habang buhay? Gusto ko munang sagutin mo itatanong ko sa'yo. Aniya rito habang kulong niya sa kanyang mga palad ang mukha nito. And what is it? Why me? Sa status mo, alam ko napakalawak ng dagat na pwede mong pagkuhanan ng isda. But why me? I don't know. Siguro kapag nakita mong one true love mo, walang kailangan maging konkretong dahilan. Basta ang alam ko, I'm happy with you. I've never been happy with anyone else like I am with you now. With you, I am complete. With you, I know what I'm here for. I was born to love you. And with you, I know the real essence of life and of being happy. Wala na siyang naisip sabihin. Noon lamang siya nakadama ng ganong katas na pagpapahalaga mula sa isang lalaki. Hindi ang kagandahan ng kanyang mukha at katawan ang minahal nito kundi ang kanyang pagkatao in her totality. I'm waiting for your answer, sabi nito. Huwag mo naman akong takutin. Dahil habang nagtatagal ang sagot mo ay natatakot ako dahil ang ibig sabihin ay nahihirapan ka mag-decide na magpakasal sa akin. I am not deserving to be Mr. Janet Miranda. Natawa siya habang mangiyak-ngiyak saka siya umiling. Does that mean you don't want to marry me? Muling tanong nito na baka sa mukha ang pag-aalala. Ang ibig sabihin ng pag-iling ko ay hindi ako nahihirapang mag-decide. In fact, hindi ko alam ang sasabihin ngayon. Basta ang alam ko, gusto ko maging Mrs. George Montefalcon. Gumuhit sa mukha nito ang kaligayahang hindi kayang ipaliwanag ng mga kataga. Pagkatapos ay sinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Nanginginig ang kanyang kamay. You're nervous. At engagement ring pa lang ito. What more kung wedding ring na isusuot ko sa'yo? Nakakanervyos pa lang maging fiancé ng George Montefalcon. I've never been this nervous all my life. Kahit na mag-fashion show kami sa harap ng mga royalties sa England, hindi ako na-nervyos ng ganito. Natatawa rin sabi niya. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya ay tumayo ito at ang mukha naman niya ang ikinulong ito sa mga palad nito. Saka siya kinintala ng halik sa tungki ng kanyang ilong. I love you. Anas nito kapag kuwan. Thank you, George. Thank you for loving me. You complete my existence. At muling naglapat ang kanilang mga labi. Nagsanib ang kanilang kaluluwa at nagsaliw sila sa awit ng kanilang mga puso. You should have told her bago ka nag-offer ng kasal, sabi ng isang bahagi ng isip ni George habang tahimik siyang nasa opisina ng hapong iyon. Mahigit isang linggo sila na natili sa Baguio. Pagkatapos ay bumalik sila sa Puerto Villa, Corazon. Apat na araw naman sila na natili roon. Tiningnan nila kung naglalakihan ang ilang flower at ornamental plants na inilagay sa garden. Ngunit sa sobrang kaligayahang nadarama niya, sa ganda ng mga nangyari sa kanila ni Janet, ay ayaw niya magkaroon ng anumang sisira doon. Yun ang pinakamalaking takot niya ngayon. Paano tatanggapin ni Janet ang tungkol sa unang motibo niya sa pagpasok sa buhay nito? Ayaw niya masaktan ito. Pero higit sa lahat, ayaw niya magalit ito sa kanya. Saka ko na lang siguro ipagtatapat kapag kasal na kami. At malapit nang mangyari yun. Pinukaw siya ng isang tawag sa cellphone niya. Si Janet ang nasa kabilang linya. May pulang kotseng sumusunod sa akin. Sa palagay ko, si Samuel na naman ito. Kanina pa nakabuntot sa akin. Nasaan ka na ngayon? Nandito ako sa car park ng SM North Edsa. Hindi ko alam kung naligaw ko na. Baka nakaabang lang siya sa akin sa labas. Okay, don't worry. Huwag kang aalis dyan. Susundan agad kita dyan. Okay. Para matiyak na hindi nagagambalain ni Samuel ay nag-hire ng bodyguard si George para kay Janet. Ang mismong kaibigan nitong si Tony ang inassign sa kanya. Isang gabing katatapos lamang nilang mag-usap ni George sa telepono at matutulog na sana siya ay narinig niya ang tila kumusyon sa ibaba. Napasugod siya sa ibaba. Ma'am, nagpilit pong pumasok eh. Si Samuel ang nakikita niya sa ibaba. Nasaan ba si Tony Aling Libby? Bibili lang daw po ng lighter sa 7-Eleven. Binalingan ni Janet sa Samuel. Mukhang nakainom ito.
What the hell are you doing here? I want to talk to you, Janet. She rolled her eyes. She just wanted him gone. I don't wanna talk to you. Umalis ka na! Akmang itutulak niya ito palabas nang hawakan siya nito at yakapin. Aling Libby, tumawag kayo ng barangay Tano do Police! Pagkasabi nun sa katulong ay muling itinulak ni Janet ang ubudla kasi Samuel. Please, Janet, kahit ngayon lang, namumungay ang mga mata nito. Kabisado na niya ito kapag nakainom. Alcoholic ito kaya kahit maraming nainom ito ay nakakaya pa rin dalhin. Bakit ba ayaw mo pa akong tigilan? Tahimik na ang buhay ko. Ano pa bang gusto mo? You, I want you back. Hindi ko kaya mawala ka, Janet. He stood there, looking as handsome as he ever had. But she wasn't moved in the slightest. Hindi na siya ang naive na Janet na nadala ng karisma nito. Niwala na siya natitirang respeto para dito. Hindi ka mahal ni George. Believe me. Lalo siya nagalit nang banggitin ni Samuel ang pangalan ni George. Talagang sinusundan mo pa rin ako, no? Lahat yata ng tungkol sa buhay ko, alam mo. Pero huwag maidami si George sa kabaliwan mo. Tahimik siyang tao. Tahimik siyang tao? Huwag kong idami rito? See? Wala kang kamalay-malay sa mga nangyayari. Natigilan si Janet sa sinabi nito. Pero agad niya naisip naman lamang ay gumagawa ito ng paraan para paghiwalayan sila ni George. Please, Samuel, hayaan mo na kami. You've caused me so much pain. Spare me my happiness. Masaya na ako sa kanya kaya huwag mo na kaming guluhin. I love him and I'm going to marry him. You believe he's going to marry you? My word of honor si George. He knows how to keep his promise. Alam ko hindi niya ako bibigoin at sasaktan katulad ng ginawa mo. Kaya please, hayaan mo na ako maging masaya sa pagkakataong ito. You won't be happy with him because he's not going to marry you. Mabuti na lamang at dumating na si Tony. Nagkagirian ito at ang dalawang bodyguards ni Samuel. Naawat lang ang matik ng pagkakagulo nang dumating ang mga barangay officials. Hindi na binanggit ni Janet kay George ang tungkol sa mga sinabi ni Samuel na hindi raw siya nito pakakasalan dahil ayaw na niya mag-alala pa ito. Pero labis naman ito nag-alala kaya naisip nitong ilipat siya ng tirahan. Dinala siya nito sa penthouse suite ng Joseon Towers na kung minsan ay pinagpapalipasan din ito ng magdamag. Kung papayag ka lang, dapat idun ka na magstay sa condo unit ko para napoprotektahan kita, sabi nito. Total, ikakasal na tayo. Yun na nga eh, ikakasal na tayo. Hintayin na natin. Wala nang thrill ang kasal natin kung magkasama na tayo sa iisang tirahan. Katwira ni Janet. Hindi kita pipilitin. Aapuray na lang natin ang kasal. Instant na next month. Let's move it earlier. At the end of this month na lang, ikaw ang bahala. Have you read this, Tony? Ani George na ihagis sa harap ng kaibigan ang kopya ng broadsheet. Nasa opisina rin si Janet ng araw na iyon kaya nandoon si Tony. Dinampot ni Tony ang broadsheet. Nag-file daw ng legal separation si Yvette. Binabawi na rin ang ama niya si Jovito ang mga investments nito sa mga negosyo ni Samuel, sabi niya. At yun ay dahil may nakuha raw ebidensya si Yvette na patuloy pa rin hinahabol ni Samuel ang ex-girlfriend nitong model, si Janet. May mga pictures pa raw na tinatangkang yakapin ni Samuel si Janet sa bahay nito. May alam ka rito, hindi ba, Tony? Ang hindi pagsagot ni Tony ang kumpirmasyon sa hinala niya. Anong ginawa mo? Kinunan ko sila nang pumunta si Samuel sa bahay niya na Aya at pilitin makipag-usap kay Janet. Ipinadala ko kay Yvette kasama ng ilang information tungkol sa pagsunod-sunod ng asawa niya kay Janet. Bakit din namin pampangalan ni Janet sa iskandalong ito? Gusto natin mapabagsak si Samuel, hindi ba? Ito naman ang original plan, ang bigyan ng dahilan si Yvette na magalit at makipaghiwalay kay Samuel at i-pull out ang mga investment nilang magama sa kumpanya ni Samuel. Nangyaring plano. Why si Yvette, sa halip na annulment ang i-file niya, legal separation lang para hindi na makapagpakasal ulit si Samuel. Pero hindi mo na sana ginamit si Janet. Paano kung iskandaluhin o i-harass ni Yvette si Janet dahil sa selos? Ang importante, mapapabagsak na natin si Samuel. Nagsisimula ng downfall niya. Kung ano mga pinlano natin, yun ang nangyayari. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Janet being his bodyguard. Yun naman pala may iba kang motibo. Huwag kang magalit sa akin, George. Kung para sa ibaliwala ng ginawa ni Samuel Castellina. Para sa akin, buhay na buhay pa rin ang kagustuhan kung maipagiganti siya. This is the last time na gagawin mo to, Tony. Kung ayaw mo magkagalit tayo. Tahimik na kami ni Janet. That's what you think. Akala ko uupo na lang si Yvette ngayon nalaman niyang ikaw ang pakakasalan ni Janet. What do you mean, Tony? Gusto ko lang mag-ingat kayo ni Janet. Hindi natin alam takbo ng utak ng Samuel na yun. Lalo na ngayong hindi na niya alam ang gagawin sa kumpanya niyang malaking investment ang nawala. Naisip niya may katuwiran ito.
Pagkatapos ng kasal, ilalayo ko muna siguro si Janet. Nag-aalalang sabi ni George. Galing si George ng gabing iyon sa isang party ng isang associate niya. Hindi niya sinama si Janet dahil raw masama ang pakaramdam nito. Nasa C5 na sila nang mapansin ni Guido na may sumusunod sa kanila. Bilisan mo, utos niya sa driver. Ngunit bumilis din ang takbo ng kotse sumusunod sa kanila. Nag-overtake pa nga ito at ginit-git sila hanggang sa mapilitan silang tumabi. Alerto si George. Hawak na niya ang kanyang license pistol. Huminto rin sa sasakyan gumigit-git sa kanila. Mula roon ay bumaba ang dalawang lalaki. Si Samuel ang isa sa mga ito. Bumaba rin siya sa kotse nang iangat nito ang mga kamay para ipakitang wala itong armas na hawak. Ganon din ang kasama nito. Naisip niyang gusto lamang nito makausap siya at may nais din siyang sabihin dito. Iniwan niya ang baril sa sasakyan malapit lamang sa pinto. Leave Janet alone. Nangangalit ang mga bagang na sabi ni Samuel. Inuutusan mo ko? Oo, seduce every girl in the city but spare Janet. And who do you think you are to tell me that? Janet is mine, maring sabi nito. Who told you so? Don't you know she hates you? She's mine, Monty Falcon. Walang pwedeng umagaw sa kanya. Hindi ko siya inagaw sa'yo. She loves me. But you don't love her? I know. Hindi siya kaagad sumagot. Bigla kasi niya naalala si Stelina. This was the moment he had been waiting for. Ang ibalik kay Samuel ang sakit na ginawa nito sa kanyang kapatid. Sabi ko na nga ba? Anito. May duda na nga ba ako? Hindi mo talaga mahal si Janet. Tama ang kutob kung ginagamit mo lang siya. You wanted to get back at me. Gusto mong gumanti sa akin kaya mo siya inakit. Nangangalit ang mga bagang niya nang ito na mismo ang nagbanggit ng salitang tungkol sa paghihiganti. Nilapitan niya ito. I have all the reasons to get back at you. Haven't I, Sarmento? Hindi ito nakasagot. Nakipagsukatan lang ito ng tingin sa kanya. You ruined Stelina. You stole her company. I didn't give her the pills. Hindi ko rin inakaw ang kumpanya niyo. Naging partners kami. Naging mahinang manager siya, kaya kaysa malugi pa, iminungkahi kong ipagbili na lamang sa mga tao may mas malaking kapital at maraming karanasan sa ganong klase ng negosyo. Ipinagbili niya yun to put up another smaller company. Dahil pinagkaisahan niyo siya, ginamit mo pa mga kaibigan mo para mapalabas na nalulugi ang kumpanya. Saka mo siya kinumbinsing ipagbili yun sa mababang halaga. Yun pala'y mga dami mo lang ang mga yun. Dahil sa'yo rin napunta ang kumpanya, hindi pala totoong nalulugi yun. Kaya nga pinag-interesan mo. Hindi ko pinilit ang kapatid mo ni pagbili ang Sunstar. Pumayag siya dahil mahal na mahal ka niya at naniwala siya sa'yo. Pinaibig mo siya dahil interesado ka na sa Sunstar sa simula pa lang. Iniwan mo na lang siya tahas mo pang sinabi sa kanyang ayaw mo na sa kanya dahil may mahal ka ng iba. Tapos na yung kay Stelina. Matagal lang nangyari yun. Si Janet ang pinag-uusapan natin. Kung napupuot ka sa akin, huwag mo idami si Janet sa galit mo sa akin. Napansin niya lumalambot si Samuel kapag nababanggit si Janet. Lalo lang niya nakumpirmang andalaga ang kahinaan nito. Don't worry, hindi ko idadami si Janet sa galit ko sa'yo. In fact, inaalagaan ko siya. Makahulugan ang iting sabi ni George na ang intensyon ay inisin si Samuel. And she's happy with me. At hindi mo na siya mababawi sa akin. Pero hindi mo siya totoong mahal. Nalaman mo siguro siya ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Kaya gusto mong paghigantihan sa pamamagitan niya. Nagkibit lamang si George ng mga balikat. Pwede niya sabihin kay Samuel na hindi totoo yun dahil mahal na niya si Janet. Pero nasisiyan siya sa nakikitang galit at panibugho sa mukha nito. Muli siyang umiti na sarkastiko. You look bothered. Bakit? Masakit bang maagawan? Damn you! Leave Janet alone. Ibalik mo siya sa akin. Ibalik? Ayaw na niya sa'yo. Paano ko siya ibabalik sa'yo kung siya mismong ayaw na sa'yo? Asik niya rito. Alam mong iniwasan ka niya. Sinaktan mo siya. Siguro nga minahal mo siya pero ipinagpalit mo siya sa pansariling ambisyon mo. Wala kang alam sa nangyari. Napilitan lang akong pakasalan si Yvette. Si Janet ang mahal ko at ang gusto kong pakasalan. Mukhang gasgas na linya mo yan, Samuel. Nagamit mo na yan sa maraming babae, including my sister. Wala nang balak si Janet na balikan ka. Lalo na ngayong maligay na siya sa akin. Ikaw ang gumagamit sa walang kinalamang si Janet para sa pansariling mong interes. Iba na lang ang kunin mo sa akin kung talagang gusto mong makabawi. Ipagbibili ko sa yung controlling share ng Sunstar. Layuan mo na si Janet. Bigla natigilan si George sa sinabi niyo ni Samuel. Hindi ba't yun na matagal na niyang gustong mangyari? Ang mabalik sa kanyang kumpanyang ninakaw ni Samuel sa kanila? Do you mean that? Oo. Napangiti siya. Sa tingin niya, kung manluloko man ito sa pagkakataong iyon ay mukhang determinado ito. Talagang nag-iiba ito kapag si Janet ang pinag-uusapan. Halimbawang tanggapin ko ang deal mo at layuan ko si Janet. Nakakasiguro ka bang babalikan ka niya? Madali ko namang magagawa yun. Lalo na kapag nalaman niyang hiwalay na kami ni Yvette. Magpa-file ako ng annulment.
Pwede ko na siyang pakasalan. Ilalayo ko siya at muli kami magsisimula. Matagal na natahimik si George. Para sa isang lalaking ginawa ang lahat para manguna sa corporate world. Alam niyang hindi biro ang desisyong yun. Hindi biro ang deal na ibinibigay ko sa'yo. Napalaki ko ang Sunstar. Isa na ito sa pinakamalaking courier company here and abroad. But I don't care. Mawala man sa akin ang controlling share nun. Ang gusto ko lang ay mabawi si Janet. Give me a call kapag nakapag-decide ka na. Magpipirmahan tayo kaagad kung magkakasundo tayo. Ipagbibili ko sa yung controlling share ng Sunstar. I own 60% shares of the stocks of the company. Hindi ka ba nabibigla lang? For a shrewd businessman like you na ginawa ang lahat para makuha ang lahat ng gusto mo, yumaman at makarating si status bilang kilalang businessman, basta mo nalang i-give up ang isa sa mga naging bunga ng katusuhan mo? Alam ko namang halos wala na natira sa'yo ngayon dahil pinull out na ng father-in-law mo ang investment niya sa kumpanya mo. Ngayon ko na-realize na mas mahalaga sa akin si Janet, higit pa sa anumang bagay. Seryosong sabi nito. Kaya pag-isipan mong offer ko mo ti Falcon, hindi ka agad siya nakasagot. Oo, at mission niya mabawi ang kumpanya nila. Pero yun po bang sa kanya ngayon? Ang isipin pa lang na mawawala si Janet sa kanya ay parang hindi niya nakaya. Kung kaya ni Samuel na i-give up ang Sunstar alang-alang kay Janet, siya ay handa na i-give up ang lahat. Huwag lamang si Janet ang mawala sa kanya. Minabuti na lamang niyang talikuran si Samuel. Babalik na siya sa sasakyan nang pigilan siya nito sa balikat. Wait, maagap na sabi nito. Think it over. Sandali siya nag-isip. Okay, give me time to decide. Wala sa loob na sabi na lamang ni George upang matapos na ang usapang iyon. Ngumiti ito. Good. By the way, how are you going to win back Janet kung sakaling tanggapin ko ang deal na in-offer mo? Tanong niya rito. It's none of your damn business. But I'm sure I can do it. Minahal ako ni Janet. Alam kong ayaw na lamang niya ng gulo kaya umiiwas siya sa akin. But it doesn't mean she doesn't love me anymore. Marami kami magandang pinagsamahan. At kapag napatunayan ko sa kanya na siya ang talagang mahal ko, I'm sure makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Malungkot lang siya at vulnerable dahil sa nangyari sa amin. Kaya nahulog ang loob niya sa'yo. Ngayon napatunayan ko tamang kutob kung gusto mo na siyang gamitin laban sa akin. Ilalayo ko siya at babawi ako sa kanya. At kapag nangyari yun, makakalimutan kanya kaagad. May tinig na gustong kumumula sa lalamunan niya. Gusto niya isigaw sa harap ni Samuel na nagkakamali ito, na mahal niya si Janet, na sa maikling panahon na kasama niya ito, ay naging pinaka-importanting tao ito sa buhay niya. Pero kaaway niya si Samuel. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito kay Ate Stelina. Ang kumpanya nilang ninakaw nito. Parang may pumitik sa harap niya na makita niyang humarurot palayo sa sasakyan ni Samuel. Nang lumulan si George sa kanyang sasakyan, ay parang nawalan lakas sa mga buto niya. Kusa na lamang bumagsak ang katawan niya sa upuan. Marami kami magandang pinagsamahan. At kapag napatunayan ko sa kanya na siya ang talagang mahal ko, I'm sure makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Malungkot lang siya at vulnerable dahil sa nangyari sa amin kaya nahulog ang loob niya sa'yo. Ngayon napatunayan ko tamang kutob kung gusto mo lang siyang gamitin laban sa akin. Ilalayo ko siya at babawi ako sa kanya. At kapag nangyari yun, makakalimutan kanya kaagad. Parang naalala pa niyang sabi ni Samuel at naghahatid yun na pangamba sa damdamin niya. Paano kung tamang sinasabi nito at mas minahal ito ni Janet? Ano bang pumasok sa isip niya at pinatulan niya pakikipag-deal ni Samuel? Hindi na niya ito dapat pinaasa samantalang mahal na mahal niya si Janet? Ipinilig ni George ang kanyang ulo. Parang gusto niya asaming walang pag-uusap na namagitan sa kanila ni Samuel. Nabigla lamang siya. Dapat pala'y sinabi niya na ritong hindi niya i-give up si Janet kahit anong mangyari. Buong magdamag na nabalisa si George. At hindi makatulog kaya kinabukasan ay tinawagan niya si Janet. Mag-dinner tayo mamaya. Papunta ako sa Laguna. Pagbalik ko mamaya, pwede ba magkita na lang tayo sa Shangri-La? Sa favorite place natin. May importante akong sasabihin sa'yo. Ikaw talaga? Full of surprise? Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Mamaya na lang, pero wag mo na munang isipin yun. Basta iisang gusto kong isipin mo. I love you. Ano na naman drama yan? Medyo natatawang tanong na dalaga sa kabilang linya. Sige, basta ingat ka sa biyahe. Mamayang gabi, mangumpisal na siya kay Janet. Hihingi siya ng tawad dito. He would explain himself at alam niyang maunawaan siya nito at mangingibabaw ang pagmamahal nito sa kanya. Ano kaya yung importanteng sasabihin niya sa akin? Naiintriga ang tanong ni Janet sa kanyang sarili pagkatapos nilang mag-usap ni George sa mobile phone. Tinuloy niya ang ginagawa. Nasa harap siya ng computer at naghahanap ng mga bagong innovative materials para sa interior design na ginagawa niya. Maaga pa naman, marami pa siyang pwedeng gawin bago sumapit ang dinner nila ni George. Nang matapos ang ginagawa niya, ay naisip niyang i-check ang kanyang email. She was expecting an email from her sister.
Maraming emails na pumasok sa account niya pero walang nanggaling sa kanyang kapatid. Mayroon isang nanggaling kay Samuel na curious siyang buksan yun. "George is not what you think he is. He considered me as his worst enemy. He wants revenge. That's why he approached and seduced you." Hindi man niya gustong paniwalaan yun, ay tila inuudyokan siya ng kanyang instinct na basahin ang buong email nito. "George is fooling you. Hindi kanya totoong mahal. All he wants is revenge. Nagkaroon kami ng relationship ng sister niya some years ago. I broke up with her dahil masyado siyang demanding at marami kaming differences. Kaya nagtanim ng galit sa akin si George." Natigilan siya sa nabasa ngunit saglit lang. Itinuloy niya ang pagbabasa. "Wake up, Janet. Hindi kanya totoong mahal. Hindi totoo ang George Montefalco na nakilala mo. Hindi mo dapat hinayaang mahulog ang loob mo sa kanya. At huwag mong hayaang gamitin kanya sa pagiganti niya laban sa akin. You're in the arms of an enemy." No, hindi siya dapat maniwala sa sinasabi ni Samuel. Nanggugulo lamang ito. But just the same, tinapos na rin niya ang karugtong ng email. Nang sabihin kong huwag kanyang idamay sa galit niya sa akin, may hinihingi siyang kapalit para daw bitawan ka na niya at hindi gamitin laban sa akin. Ipagbili ko raw sa kanya ang controlling share ng Sunstar at bibitawan ka na niya. Total, hindi ka naman daw niya minahal. Inakit ka lang niya dahil nalaman niyang ikaw ang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Alam ko hindi mo kaagad ako paniniwalaan, pero kaya kong patunayan sa'yo ang sinasabi ko. Humalo na ang pagkalito sa galit niya kay Samuel, kaya in-off na niya ang computer niya. Alam niyang hindi totoo ang mga sinabi nitong iyon, at siya na ang pinaka-estupidong tao kapag naniwala siya sa mga isinulat nito. Sa pagkakakilala niya kay George, imposible ang sinasabi ni Samuel. George was a decent, sensitive, compassionate, and loving man. Isa itong mabuting tao at mahal na mahal siya nito. Damang-dama niya yun, pero bigla siyang may naalala. Kaninang umaga ay tumawag sa kanya si George at inimbita siyang mag-dinner mamaya. May sasabihin daw itong importante sa kanya. Hindi man niya gustong pag-ugnay ng mga pangyayaring iyon ay parang natatakot siyang baka nga magkaugnay ang mga iyon. Hindi niya maiwasan ang kabahan. Hindi kaya totoo ang mga sinabi ni Samuel at gusto na ni George noonahan ito sa pangungumpisal sa kanya? At iyon ang importanteng sasabihin ito sa kanya? Stupid! Bakit ko paniniwalaan si Samuel? Hindi ako aalokin ng kasal ni George kung hindi niya ako mahal. Pangungunsulan niya sa sarili. Sa pagmamahal na ipinadarama ni George sa kanya, dapat ba niya bigyan na po ang pagdududa? It would be unfair for him. In the first place, hindi na kasi niya dapat pinagtuunan ng pansin ang email ni Samuel. Upang hindi na nagulo ang isip niya, sinikap ni Janet na burin sa kanyang isip ang tungkol sa email ni Samuel. Ni hindi niya binanggit pa kay George nang muling tumawag ito. Pero habang papunta siya sa tipanan nila, ay hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman niya. Dapat ba niya itanong dito ang tungkol sa email ni Samuel? Inabutan niya si George na naghihintay na sa isang table na ipinareserve nito. Maganda ang pagkakangiti nito. Parang wala namang basihan ang pangambang naghahanap ng daan sa dibdib niya. Isang one-stem rose ang inabot nito sa kanya. "Gusto kong madalain na natin ang kasal," sabi nito. "Bakit ka ba nagmamadali?" natatawa ang tanong ni Janet. "2 days lang kasi kitang hindi makita. Mabaliw-baliw na ako," sabi nito. "Hindi ko alam kung ano yung pinakain mo sa akin. Sobrang mahal kita. I want to be with you every minute of my life. Besides, gusto ko nang bigyan ng pamangkin si Ate Stelina. Baka makatulong yun sa kanya at mag-improve ang kondisyon niya. Speaking of Ate Stelina, hindi ba sabi mo dadalawin natin siya? This weekend, titinan kong kondisyon niya kung akong masusunod. Gusto ko talagang present siya sa special na araw na yun." Medyo naging emotional na naman si George kaya hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos nilang maibigay sa waiter ang kanilang order, ay nagulat pa sila sa biglang paglapit ng isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. "Have you made up your mind, Montefalcon?" Obviously, nagulat si George pagkakita nito kay Samuel. "What the hell are you doing here?" galit na sabi nito na makabawi. "May pinag-usapan tayo, hindi ba? You told me, bibitawan mo si Janet kapag ipinagbili ko sa'yo ang controlling share ng Sunstar. Ibibigay ko na sa'yo ang gusto mo. Leave Janet alone. Hindi bang Sunstar naman ang target mo? Shut up, bastard! You have no business coming here!" galit na sabi ni George na halatang pinipilit kontrolin ang emosyon. "Mabuti pa umalis ka na, Sarmento, bago kita ipabitbit sa mga security guards ko rito."
Motivation tactic? Samuel sneered. But since we know you detest deceit of any kind, it isn't going to work, Monty Falcon. Dahil alam na ni Janet ang totoo at hindi ka na pwede mag-deny. Ginamit mo lang siya para makaganti sa akin at makuha ang kontrol ng Sunstar. Tiningnan niya si George at hindi niya maipaliwanag ang pagkalitong nasa ekspresyon ng mukha nito. I told you, Janet, muling sabad ni Samuel. This man whom you think loves you is a liar. Niloloko ka niya. He's just using you against me. Janet, I can explain, sabi ni George. Ipinako niya ang tingin dito. Is it true? Ginagamit mo lang ba ako laban sa kanya? Nawala ng kulay ang mukha ni Janet. I can explain. Yun nga ang sasabihin ko sa iyo ngayong gabi, sabi nito. Napansin niya may urgency sa tinig nito. Huwag mo sabihin naniniwala ka pa sa lalaking yan, Janet, patuloy ni Samuel. Tumayo si George at galit na binalingan si Samuel. Dami bastard! Anong sinabi mo kay Janet? Anitong halatang tinitimpi ang galit sa pag-aalalang makatawag sila ng pansin ng iba. Lahat ng totoo kung bakit mo siya inalok na magtrabaho sa kumpanya mo at ang balak mong paggamit sa kanya laban sa akin. Dahil wala kang ibang misyon kundi ang paghigantihan ako. Wasakin ako at nagsisimula ka ng magtagumpay. I'm ruined and I know you're responsible for it. Pero hindi ka pa nakontento? Pati si Janet? You are responsible for everything that's happening to you, bastard. Pagkatapos ay muling bumaling si George sa kanya. Janet, hayaan mo muna ako magpaliwanag. You have to listen to me. Baka kung ano-anong kasinungalingan na sinabi niya sa'yo. Lucas talking! Hindi ba ikaw nagsinungaling at nanloko kay Janet? Hindi mo sinabi sa kanya na ako itinuturing mong worst enemy. You didn't tell her how she fits into your plans against me. Sa labas tayo mag-usap. Tiimbagang nasabi ni George. Sumunod naman kaagad si Samuel rito. At kahit halos nanginginig ang kanyang mga tuhod, ay sumunod din siya sa dalawang lalaki. Gusto niyang marinig ang pag-uusapan ng dalawa. Nang mapansin ni George na nakasunod si Janet, ay hinintay siya nito at inalayan siya sa siko. Ngunit pumiksi siya. Sa parking lot humantong ang dalawa. Walang sabi-sabing inundayan ni George ng suntok si Samuel sa panga. Wala kang alam sa nangyayari sa amin ni Janet, kaya huwag mo kaming guluhin. Kung magulo man ang relasyon niyo ni Yvette at binitawan ka na sa ere ng father-in-law mo, huwag niyo kaming idamay! Tumayo si Samuel. Humawak sa gilid ng isang kotse at pinunasan ng dugo sa labi nito. Huwag kang maghugas ng kamay, Monty Falcon. Inamin mo na sa akin ang motibo mo. Galit ka sa akin dahil akong sinisisi mo sa nangyari kay Stelina. Ilang buwan na kaming break na kapatid mo nang mag-attempt siyang mag-suicide? Pakaramdam ni Janet ay nagdurugo ang kanyang puso habang nakatingin siya kay George. Hindi niya mabigyan pangalan na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Kaya pala hindi nito binabanggit sa kanya ang pangalan ng taong kinamumuhian nito. Ang taong sumira daw sa buhay ni Stelina ay dahil may motibo ito. I don't have to use anybody para makaganti sa'yo. Dahil nakarma ka na, pinarurusahan ka na. Unti-unti mo nang pinagbabayaran ang mga kasalanan mo. Natahimik si Janet dahil walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang lahat ng namagitan sa kanila ni George sa loob lamang na maikling panahon mula sa unang araw na nagkakilala sila. Sa pangungulit nito hanggang sa makuha nito ang kalooban niya. At sa mga espesyal na namagitan sa kanila, kung ganoon ay totoong sinasabi ni Samuel, George had used her to exact revenge against his enemy. She didn't mean anything to him, and the truth tore through her with all the emotionally destroying force of an intensity 10 earthquake. Pakaramdam niya ay bigla siyang nanghina. Gusto nang sumambulat ng mga luha niya kaya mabilis siyang tumalikod para lumayo sa lugar na yon. Janet! Narinig niya ang pagtawag na yun ni George ngunit hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy siya sa mabilis na paglakad habang hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Mabuti na lamang at nakahanap agad siya ng taxi. Nagmamadali siyang sumakay doon. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto ay nakahabol na si George at napigil yon. Sumakay rin ito. Kailangan mag-usap tayo, sabi nito. Ayoko na maniwala sa iyo. Napakagaling mong artista. Excuse me ho, sabad ng driver. Magpapahatid ho ba kayo? Oo, si George ang sumagot. Sabiwak ho tayo. No, bababa ako. Maring sabi niya. No, Janet, hindi tayo maghihiwalay ngayong gabi hanggat hindi malinaw sa iyong lahat. Maotoridad at determinadong sabi ni George. Sige na humano. Mag-drive lang ho kayo at huwag niyo na kami pansinin dito. May inaayos lang ho kaming problema. Dodoblihin ko na lang bayad sa inyo. Sige ho, sir, sabi ng driver. Just leave me alone, George, please. I'm not going to give up until you hear my side. You have to believe me. Believe you?
Alam ko ng lahat. Alam ko ng totoo. And I hate you for that. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo sa akin yun. I trusted you. Yun pala, all the while, pinasasakay mo lang ako. Niloko mo ko. For heaven's sake, hindi kita niloko, Janet. Kaya pala hindi mo sinabi sa akin na kaaway mo si Samuel. Kaya pala hindi mo ipinagtapat sa akin na siya ang taong responsable sa kalagayan ng kapatid mo ngayon. Alam mo si Samuel ang nanakit sa akin. Pero kahit minsan hindi mo malang binanggit sa akin ang Sunstar na pag-aari ni Samuel ngayon ang kumpanyang inakaw niya kay Estelina. Muling nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Inaamin kong kasalanan ko dahil hindi ko nga ipinagtapat sa iyo yun. But I didn't lie to you. Lahat ng sinabi ko, lalo na sa nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. They were all coming from here. Itinuro nito ang tapat ng puso nito. Alay by omission is still a lie, Maring sabi niya. No, it's not. Katwiran nito. Nasa mga mata nito ang kagustuhang maunawaan at paniwalaan niya ito. Not unless you ask for the answer and I deny it. Pero hindi ka nagtanong kaya wala akong kasinungaling na sinabi sa'yo. Damn you! Kahit ano pang justification na sabihin mo, it won't change what you did to me. Hindi kita sinaktan, hindi kita pinagpalit, at pakakasalan pa rin kita kahit ano pang mangyari. Pero mali pa rin ang motibo mo ng paglapit sa akin. You seduced me dahil gusto mo akong gamitin laban kay Samuel. How could you do this to me, George? I didn't seduce you para sa pansarili kong pakinabang. Talagang minahal kita. Sa dami na sinabi mo sa akin, alin ba din ang totoo? At alin ang bahagi lang na pagkukunwari mo? O walang totoo sa mga yun kahit ano? Lahat ng yun ay totoo. Hindi ko i-deny ang unang motibo ko. Pero wala akong sinabi kay Samuel na ipagbili niya lang sa akin ang Sunstar ay ibabalik kita sa kanya. Una, hindi ka na sa kanya. Pangalawa, ayoko na mawala ka sa akin. Hindi siya makapag-organize ng sasabihin dahil may bahagi ng pagkataon niya ay parang gusto niyang paniwalaan. Ngunit kumislap ang warning signal sa isip niya. Oo, naisip kong gamitin ka dahil nakita kong kahinaan ka niya. Pero na makilala na kitang mabuti, nagdalawang isip akong ituloy pa yun. Hindi ko pala kayang mandami na isang taong wala namang kinalaman sa atraso ni Samuel sa aming magkapatid. Lalo na at nasaktan ka rin naman. Nagkaroon lang ako ng ganung idea nang malaman kong obsessed sa'yo si Samuel. My friend Tony gave me the idea. Siya ang posigido makaganti kay Samuel dahil mahal na mahal niya si Ate Stelina. Hindi pa rin umimik si Janet. Mas abala siya sa pagpapalakas ng depensa niya laban sa damdamin niya. Para kay George. Matagal na wala silang imikan, lalo na mapansin nilang malapit na sila sa Baywalk. Bumaba sila pagkatapos mag-abot ng 500 peso bill ni George sa driver. Magkaagapi sila naglakad habang panay ang pahid niya sa kanyang mga luha. Nang maisip ko mali ang idamay ka, binura ko na sa isip ang tungkol sa unang motibo ko sa paggalok sa'yo ng magtrabaho sa akin. Nang maramdaman ko namang nagiging special ka sa puso ko, unti-unti na rin lumabnaw ang interes kong makapagiganti kay Samuel. Alam kong parurusahan din siya ng langit. In fact, nag-guide sa akin si Tony sa ideyang yun. Kaya siya na lang ang kumilos. Hindi ko alam nang i-hire ko siya para maging bodyguard mo. Gumagawa siya ng paraan para sirain si Samuel kay Yvette at sa father-in-law niya. Wala nang mahalaga sa akin noon kung hindi ikaw. Kung totoo yan, bakit hindi mo ikinumpisal sa akin ang totoo? Sumbat ni Janet rito. Ilang beses pumasok yun sa isip ko. Pero ayoko nang ungkatin pa yun. Gusto ko nang kalimutan ang tungkol doon. When I fell in love with you, kahit ang puot ko kay Samuel ay unti-unti nang nawala. Masyado ako maligaya sa'yo para mag-isip pa ako ng masama sa kapwa ko. Besides, I don't want to spoil our happiness by discussing it to you. Natatakot din ako magalit ka't lumayo sa akin. Naisip ko, gusto ko munang makilala mo ang tunay na ako. Gusto ko munang maramdaman mong pagmamahal ko sa'yo bago ko sabihin sa'yo ang totoo. Para hindi ka na magduda at mas madali mo kong maunawaan. Sabi ko, ipagtatapat ko yung sa'yo bago ang kasal o pagkatapos na. I know, I owe you the truth. Kaya lang ay naunahan ako ni Samuel. Nangiyain kita mag-dinner, I was about to tell you everything. I don't believe you. Sinasabi mo lang yun sa akin ngayon dahil naguhugas ka na ng kamay. Nanaig pa rin ang galit ni Janet. Hinawakan siya ni George sa balikat at pinihit paharap dito. Niyakap siya nito ngunit hindi siya tumugon. Maya-maya ay tinulak pa niya ito ng unti-unti. Gusto ko nang umuwi. Janet, nasa tono nito ang pagsusumamo. I said I wanna go home. I love you, Janet. Parusahan mo ko para mabayaran kong kasalanan ko sa'yo. Tatagapin ko kahit anong parusa. Huwag mo lang akong talikuran. Lumuhod pa ito sa harap niya kahit maraming tao sa paligid. Stop it, George! Kahit maglumuhod ka pa riyan,
Hindi makakabawas yun sa galit ko sa'yo. Hindi ka naging honest. Iniisip mong gamitin ako. Tinalikuran ito at pumara siya ng taxi. Nangakmang sasakay rin ito ay galit na binalingan niya ito. Please, leave me alone. Mahina ngunit maring sabi ni Janet rito. Nalaglag ang mga balikat nito ngunit hindi na ito nagpilit. Sa halip ay kinausap nito ang driver at sinabi kung saan siya ihahatid. Nagabot na rin ito ng 500 peso bill sa driver. Nang wala na ito, ay noon niya hinayaang umago sa masaganang luhan niya. Pinigil ni Janet ang sarili, nalingunin ito nang humarurot na ang taxi palayo. Pagsapit ng taxi sa harap ng bahay ni Naaya ay saka lamang niya napansin may isa pang taxi na nakasunod sa kanila. Si George ang sakay noon at hindi umalis ang taxi roon hanggat hindi siya nakakapasok sa gate. Hindi siya nakatulog buong magdamag. It was only yesterday when she was a lady so much in love. Sa wakas, natagpuan na niya ang lalaki makakasama niya habang buhay. Yun ang buong akala niya, ngunit hindi pala. At kahit ano pang paliwanag ang gawin ni George, hindi pa rin matakpan noon ang katotohanang nagsinungaling ito sa kanya at hindi magandang unang intensyon nito. Nang mga sumunod na araw, ay ilang beses na tumawag sa kanya si George ngunit hindi niya ito in-entertain at nang mainis ay in-off niya ang kanyang cellphone. Pagkatapos niya magtimbang na matagal ay gumawa siya ng isang desisyon. Nagpadala siya ng resignation letter kay Rizzi. Come on, Janet. Bakit hindi mo muna timbangin ang mga bagay-bagay? Timbangin? What are you trying to say? Niloko ako ni George. Ako na wala namang kinalaman sa away nila ni Samuel. Ako pa ang naisip na gamitin. It hurts Aya because I love him. I trusted him. I believe him. She sighed. Sa ngayon, gusto ko muna dumistansya sa kanya. Pero nag-explain na siya sa iyo, hindi ba? Mahal ka na niya. Mali man ang unang motibo niya. Pwede mo na sigurong patawarin yun. Naging daan lang ang motibo yung gamitin ka para magkakilala kayo. Paano kung hindi siya in love sa akin? Eh di tuloy ang paggamit niya sa akin sa mga plano niya laban kay Samuel? What ifs na lang yun, Janet. Ang importante, mahal ka niya. Katunayan ang pagpapakasal na gagawin niya sa'yo. Iginagalang ni George ang desisyon niyang dumistansya muna ito ngunit hindi nito tinanggap ang resignation letter niya. Halos araw-araw ito nagpapadala ng flowers at nag-emails na hindi na muna niya binasa. Hindi lang din minsan niyang kinatok si Aya sa kwarto niya at sinabing nasa hindi kalayuan ang sasakyan ni George. Kila binabantayan siya nito. Naguguluhan si Janet. Nagtatalong isip at kalooban niya. Hindi niya may tatanggi mahal pa rin niya si George. Ngunit dapat ay magkasamang tiwala at pag-ibig. Paano na ngayon nabahiran na ang tiwala niya rito? Naisip niya magbakasyon muna sa Cebu, sa bahay ng atin niya upang makapag-isip ng maayos. Para ng ermitanyo si Sir, pagbabalita sa kanya ni Rizzi nang magkausap sila sa telepono. Madalas ay hindi siya pumapasok. Halatang-halatang nahihirapan siya sa nangyayari sa inyo. Sa tingin ko, mahal na mahal ka talaga ng tao. Lalong nagtalo ang kalooban ni Janet, ngunit gusto muna niya makatiyak sa kanyang sarili kung handa na ba siyang patawarin ito at kalimutan ang kasalanan ito sa kanya. Mahigit isang linggo pa lamang siya sa Cebu City nang tamaan siya ng flu. Sa kataasan ng lagnat ay tila nagdedeliryo siya. Ay si George ang tila nakikita niyang nag-aalaga sa kanya. Nagdadala ng mga bulaklak ang katabi niya at nahiling niyang sana ay kasama niya ito. Pagaling na siya nang may sabihin sa kanya ang ate niya. Noong isang araw ko pa ito dapat sabihin sa'yo. Tumawag kasi rito si Aya at yung Tony na kaibigan daw ni George. Kinabahan siya sa ekspresyon ng mukha nito. Bakit? May nangyari ba ate? Si George kasi nabaril. Daig pa niya ang pinutokan ng bomba. My God! Pero wala ka nang dapat ipag-alala. He's alive. In fact, hindi naman malalim ang tama niya. Nagkaroon daw ng konfrontasyon si na George at Samuel at nakainom si Samuel. Pinagtulungan daw si George ng tatlong tauhan ni Samuel pero nakalaban ito. Kaya lang nabaril nga ni Samuel. Babalik na ako sa Manila. Hindi ka pa lubos na magaling. Magpalakas ka muna. Kahit binigyan siya ng assurance ni Naaya Tracy na wala nang dapat ipag-alala, ay nagpilit pa rin siyang makabalik sa Manila nang magaling na siya. Ngunit kalalabas lang daw ni George ng ospital. Pwede kita samahan sa kinaroroonan niya ngayon, sabi ni Tony. Please. Nakakulong na si Samuel. Patong-patong ang kaso niya kaya mahirap na makalaya pa siya. Bukod sa kasong pamamaril kay George, meron din siyang kasong illegal possession of heavy firearms at drugs. May kaso pang isasampang biyanan niya dahil tinutukan niya ito ng baril at pinagbantaan. Pagbabalita kay Janet ni Tony, habang pupunta sila sa Puerto Villa, Corazon. Huwag ka na magalit kay George.
Mahal na mahal ka niya. Isa pa, matagal na niyang kinalimutan na pag-iiganti. Ako na lang ang mapilit. Kung galit pa ako sa kanya, sa tingin mo sasama ako sa ipapunta sa kinaroroonan niya? Sa Puerto Villa, Corazon nagpapagaling sa sugat si George. Kasama nitong Ate Stelino nito. Nang makita nito si Janet, matagal na ang mga mata lamang nila ang nag-uusap. Thank God, hindi grabe sugat mo, sabi ni Janet rito. Bakit? Natatakot ka bang mamatay ako? Oo naman, ano ka ba? I thought you hate me. Kinuha niya ang mga kamay nito. Yun din ang akala ko. Pero nasaktan lang pala ako sa hindi mo pagtatapat ng totoo. Kay Samuel ko pa nalaman ang lahat. Pero na makapag-isip ako, na-realize kong pwede na kitang patawarin dahil mahal naman kita. At isa pang na-realize ko, hindi na pala ako mabubuhay kapag wala ka sa tabi ko. Teary-eyed na napayakap siya rito, na tinugon din ito ng mahigpit na yakap. I love you, Janet. I am not complete man without you. Me too, sabi niya. Napaangat ang tingin nila na lumapit si Tony at Stelina sa kanila. Itinatanong ni Stelina kung sino siya, nakangiting sabi ni Tony kay George, sabay turo sa kanya. Ate Stelina, this is Janet, pakilala ni George sa kanya. Ginitaan siya ni Stelina, yakap ang naging tugon niya rito. She loves the garden you made, dagdag pa ni George. She didn't prove a lot, malaki ang naitulong ng espesyalista niya at ng kanyang therapy. At ang matiyagang pagtingin-tingin din ni Tony sa kanya. Kaya kasama siya sa kasal natin. Bakit? Sinabi ko na bang tuloy ang kasal? Pabirong sabi ni Janet. Bilang tugon sa biro niyang iyon, ay pinupog siya ng halik nito. Matapos nga lang ang dalawang buwan at tuluyan naghilom ang sugat ni George, ikinasal din sina Janet. Naging masaya ang araw na iyon. Lalo na para kay Janet dahil sa wakas, natagpuan niya lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi rin nagtagal, binayaan sila na supling na bubuo sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Dahil na rin sa patong-patong na kaso ni Samuel, malabo na nga itong makalaya. Minsang, binisita ito ni Janet kasama si George. Kahit papaano ay naging bahagi ito ng buhay ni Janet, hinarap niya si Samuel at mas piniling magkapatawaran para na din sa ikakagaan ng kanilang mga puso. Muli ay nabawi din ni George ang kumpanyang kinuha ni Samuel sa kanyang kapatid. Wala na nga mahihiling pa si Janet dahil lahat na nangyayari ay naaayon sa kanyang mga pangarap. Ang magkaroon ng masaya at buong pamilya at malayo sa gulo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po ay magkita-kita tayo sa susunod pa nating istorya.